lillahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng pagpapala, kapayapaan at awa po ng Panginoon Diyos. Ang Diyos po nating lahat, Musliman, Kristiyano, Hudyo, Lumad, iisa lang po ang Panginoon natin. Isang magandang tanghali po. Ako po ay buong puso na nagpapasalamat po sa inyo pong pagdalo, sa atin pong pagdinig. At isa pong karangalan po ang maging bisita po natin, ang mismong sekretaryo ng NCIP. Mabuhay po kayo, Secretary Allen A. Capuyan, General. Mabuhay po. At ang atin pong mga kasama po na aking mga tatay-tatay, kuya-kuya, mabuhay. Ang atin pong sa legal, sa atin pong CDC, sa atin pong Commission on Audit, iisa-isahin po kayo mamaya na babatiin ng aming secretary. Sa ngayon po, habang wala pa siya, medyo mahaba-haba po itong babasahin ko. Kasama din po natin bilang aking panauhin ang aking mahal na kapatid, si Senadora Samira Gotok. Akin pong kapatid yan. Basahin ko lang po ito. Hingi ko po ang inyong formal ko pong binubuksan ang pagdinig na ito. Basahin ko lang po ito bago mo basahin ang ating mga panuuhin. Medyo mahaba-haba po ito. 10 pages po ito. Totoo po. Ito po yung background para alam nyo po kung ano, bakit po tayo nandito. Opo. Ang mga pangyayari, ito po, noong Agosto, ikalawa ng Agosto, 2022, tinanggap po ng aming opisina bilang panauhin ang mga Ayta mula po sa sityo haduan ng Mabalacat, Pampanga, na nagpahayag po ng kanilang mga alalahanin tungkol po sa kanilang kabuhayan. Paggamit po ng lupang ninuno at ang tumatandang hanging bridge at mga kalsada. Bilang agarang tugon, bumisita po ang aming opisina sa Clark noong ika-4 ng Agosto para personal pong suriin ang kanilang sitwasyon. Sa pagpupulong po, kasama ang CDC chairperson, ang akin pong pinakamalapit na kumpare sa Pampanga, Edgardo Pamintuan, at CDC President CEO Manuel Garlan, ipinaalam po namin at ipinaalam po nila ang iba't ibang programa at proyekto tungkol sa corporate social responsibility ng CDC para sa komunidad ng mga Ayta. Sa pagtatanghal po ng CDC, ang mga sumusunod na punto ay tinalakay. Ito po yung 80-20, 80% at 20% benefit sharing. Ibig pong sabihin ay 80% na napupunta sa CDC at yung pong 20% na napupunta sa mga Ayta. Dito po ang napag-usapan po dito, bagamat verbal, sinabi po ng CDC na meron pong 17 million ang nakadeposito sa isang trust fund ng Land Bank of the Philippines. Ang halagang po ito ay hindi daw ma-withdraw o mailabas dahil ang mga katutubo ay wala pang opisyal na otorisadong kinatawan na kinikilala po ng NCIP. Nung una, may higit na 11 million ang inilaan para sa mga itas. Gayunpaman, kasalukuyang may 3 organisasyon sa kanilang komunidad
ang Bamban Ayta Tribal Association, ang Mabalakat Ayta Tribal Association, at ang Sangguniang Tribong Ayta. Tinutukoy pa po ng NCIP kung sino sa kanila ang magiging otorisadong kinatawan ng mamamahala sa mga nalikom. Ito pa po ang pangalawang concern. Ang Ayta na market ay nakatuon sa komunidad ng Ayta. Gayunpaman, naroon ang ilang unat na nagtitinda upang magbenta ng mga halaman. Karamihan ay mula sa Baguio upang magdagdag ng iba't ibang mga paninda na ibinebenta sa merkado para makaakit ng mas maraming customer. Isa pa, nakasanayan ng kultura ng mga katutubo na magpahinga at magsimula na lamang magbenta muli kapag naubos na ang kanilang kita, na nagresulta sa malimit na presensya ng mga nagtitindang Ayta sa merkado. Sa labas ng Ayta na market, ang CDC ay humingi ng tulong sa mga direct beneficiary locators tulad ng Pure Gold, McDonald's at G-Mart upang hikayatin ang kanilang mga mamimili na bumili na lamang mula sa mga nagtitinda galing sa Ayta na upang matiyak ang kalidad ng produkto, patas na pagpipresyo at tumpak na sukat. Pangatlo, ang mga Ayta ay nagtitinda at nagbebenta sa mga hindi otorisadong lokasyon. Kaya po sila ay nakukumpiskahan daw ng mga kalakal at dinadala sa malalayong lugar at doon po ibinababa ng CDC. Yun po ang mga concern. Pang-apat, ang apila po ng CDC sa mga IPs, dapat sundin ng mga katutubo ang disiplina at paggalang sa batas para sa kanilang proteksyon at kaligtasan, lalo na ang mga minor de edad. Bukod dito, dulot ng pandemyang COVID-19, dapat na mahigpit na sundin ang mga regulasyon sa kalusugan at pagdistansya mula sa ibang tao. Pagkatapos po ng aming ginawang pagpupulong, kami po ay pumunta sa Ayta na Market at sa Haduan Hanging Bridge. At nandoon po, nakasama po namin ang mga kinatawan ng mga Ayta. Ang sabi po nila, hindi po sila sangayon sa ginawang JMA benefit sharing. Hindi sila sangayon sa 80-20 sharing at hinihiling po nila na dagdagan ang kanilang parte. Sa kasalukuyan daw po ay may 75 years na kontrata. Mas gusto po ng mga Aytas na gawin itong 25 years renewable na kontrata. Pangatlo, pagbaba ng sukat ng ancestral domain. Ang sinasabi po ng mga Ita, dati ito ay 10,684 hectares. At bigla na lamang daw po itong naging 10,323. Pang-apat, ayon po sa mga Aytas, pinayagan nila ang pag-upa ng 2 ektarya ng kanilang lupa. Ngunit, 44 na ektarya ang ginamit ng CDC sa sanasabing lupa. Pagpasok ng mga donasyon, panglima, sinasabi po ng mga Aytas na ang pagpasok po ng mga donasyon mula sa mga NGO at iba pang pribadong sektor sa kanilang lugar ay sumasa ilalim sa mahigpit na pamamaraan ng CDC. Bilang tugon, ipinaliwanag po ng CDC
na humihiling lamang sila ng dokumentasyon upang maproseso ang kanilang mga permit sa pagpasok. Ang CDC po ay nagpapatupad ng mga naturang hakbang upang maiwasan po ang pagpasok ng mga hindi otorisadong materyales na ginagamit sa konstruksyon ng mga informal settler. Panglima po, pag-aayos ng kanilang lugar. Hinihiling po ng mga ITAS ang pagkukumpuni sa Haduan Hanging Bridge at pagsagawa ng mga konkretong kalsada. Iyan po ang naging pag-uusap po na amin doon at tayo po ay nakiusap sa CDC at sa una po, siyempre, sa NCIP. Tayo po ay dumulog sa kanila upang solusyonan po itong mga problema na ito sapagkat inaasahan po ng ating mga katutubo na nandirito po tayo para tulungan po natin sila. Sapagkat yun po ang papel natin, yun po ang alam natin, ang hindi po nila maintindihan, una, yung mga bagay na sinabi ko po, ano, yung mga lilinawin po natin na isa-isa at sana po ay masagot. Una po, baka meron pong unang pananalita ang atin pong bisita, si Secretary Allen A. Capuyan. Maraming salamat po, Your Honor, mahal na Senador, Senator Rodwin Padilla. I was listening to the message of the chairman and I have here a listing of 20 items. I'll try to just to make a quick answer of 5 to 10 minutes. Meron po kami, sir, presentation. We were given 15 minutes para an update to what had been happening in that area. But just quickly, of course, I introduce my, on my left is another commissioner, Commissioner Valenciano, covering Region 3 and the rest of Luzon. Then we have the regional director of Region 3, Attorney Roman. We have our legal officer of the NCIP, Attorney Gillian. And of course, our presenter for the NCIP, si Mr. Kiven. Okay. The situation in CATI 025, it's a 80-20 sharing of the net. They call it also gross net. And you may mention that there is a 17 million deposited na hindi ma-withdraw because there are three groups. The NCIP attempted in the 8th commission, something like 2018. But the 9th commission, which I headed, came up with a strategy that we unify all of them. And it did happen just a week ago. And finally, they have their own IPS, IPO, and they are ready to engage CDC with a unified stand. Of course, the details will be given by Kiven. It was made mention here that the Ayta brothers sisters are sailing in CDC. I agree with the good senator. Parang sinasabi natin, ang nagmamayari ng area ng Clark ay pulubi sa sarili nilang lugar. The entrepreneurship attitude that expected by CDC is a culture and part of the process. Hindi natin pwede isubo sa community na maging negosyante sila 24/7, 365 days a year kasi wala silang commercial perspective at I will even call it, wala silang degree of greed na maghanda ng maraming pera para mabuhay kundi yung pangangailangan. There can be a win-win situation for the community and of course for their partner which is CDC. Then nag-ano ang CDC ng tulong na pagtulungan na mabili ang kanilang produkto. I should say na magandang papasukin natin dito ang ibang ahensya ng gobyerno, yung DTI, para mas holistic talaga yung ating whole of government at saka whole of nation approach.
Kung totoo itong pag-aarest sa mga katutubo at dinala sa malalayong lugar, ay ito ay insensitivity on the part of the partner. Kasi ang katutubo, from the very start, is not a client of CDC, nor the CDC is the client of the katutubo. They are actually partners. May partnership siya, respecting both. Then, yung pagsasabi na madisiplina ang ating mga katutubo sa iba-ibang aspeto, may kultura kasi ang Ayta na nagwe-welcome ng mga bisita. Kaya sa atin, tinitingnan natin na nahaluan na ng informal settlers. So there can be a win-win situation to that. On the issue of enhancing the JMA 2080, common businessman will not agree on a sharing on the net. Kasi ang CDC o katulad nila can always deduct a lot of items to the gross to produce the net. At kung hindi siya transparent, my personal observation is we have no official records given to us for the last 10 years na may ibinigay year by year ang CDC sa katutubo at sa NCIP, magkano talaga ang kinita every year at magkano talaga ang dinidak para ma-produce yung 20% na net. Of course, for the appreciation of everyone, I was also told na may mga na-discover pa ang ating mga kapatid na katutubo na may mga other forms pa na sila ay pwedeng kumita. Personally, I go for a gross. Basta i-declare lang. Katulad ng subixer, ito ay 5% of the gross. Kumikita ang ating pastulan, ancestral domain sa subic ng average of 17 million a year. Pero dito ako'y nagtaka lang na bakit 17 million ang parang natira nila na pera unless may natanggap ang katutubo ng pera over the time of 10 years. Itong kontrata na 75 years instead of 25 years, ako mismo ay may katanungan nito kasi wala mang pinasukan ang katutubo na kontrata na more than 25 years. But of course, it did happen not during my time. Yung na-reduce from 10,684 to 10,323, ang masasabi ko dyan, may unang kontrata na lumabas at ang titulo ay CADT025. At ito ay 10,684 hectares at may mga signatory. Ngayon, ang nahawakan ko, actually nakita ko yung una, dahil ibinigay sa atin ating kaibigan na si Mr. Obit Rosales. Yung pangalawa ngayon na siyang sinusunod ng lahat ay naging CADT025-A, iba na rin ang signatory, nawala na yung 300 hectares. Then itong 2 hectares po rin, 44 ang ginamit, this is the first time I heard about this. Then yung mga donations, construction materials, in fairness, that is an issue to the CDC. But it is also an issue to the community because the same thing happened in Baguio City. Ang nangyari is hindi maipasok yung mga kagamitan ng mga katutubo for repair, for maintenance, pero yung mga bahay na malalaki ay natatapos sa loob ng kanilang ancestral domain. It happened in Tarlac, it happened also in Baguio. Ang kaibahan lang nyo rito, hindi kayo kinasuhan ng CDC. Pero doon sa Baguio, kinasuhan ang ating mga kapatid na katutubo. That's why I talked to former BCD head, Mr. Vince Dison. Sabi ko, sir, sana ang ating pag-alaga sa tribo is may sensitivity kasi dito sa Tarlac, medyo okay pa ng konti. Pero doon sa Baguio, puro kaso inabot ng ating mga kapatid doon. Then, of course, I heard about the development of the bridge and the committee. So, Mr. Chair, Your Honor, that is my initial discussion. And if you allow, we have a 15-minute presentation of the overall picture that happened in the area of CADT025. And if I'm not mistaken, there is also a part of the presentation to be given by the community. Mr. Chair. Sige po. Magandang hapon po, Senador, at sa body po na ito. Ako po si Kevin, I am tasked to present the overview, yung pong situation ng ating tinatawag na CADT025-A. Kasama po dito yung Sitio Haduan na nababanggit po ninyo. If we can show po the PowerPoint, please. This presentation is titled Ayta CDC NCIP Joint Management Agreement, but gusto po namin maipakita sa committee na ito
yung pong maikling kasaysayan, no? Papaano po tayo nakarating sa sitwasyon natin ngayon. Sa next slide, makikita po natin dito yung recently natura ng ating senador na sinabi niya na marapat lamang na ang ating mga katutubo na nagmamayari ng lupa at nakatira sa loob ng mga ancestral domain ang may pangunahing karapatan sa pakinabang na makukuha mula dito. Sa susunod po na slide, ito po yung pagpapakilala, ethnicity na tinatawag ng mga Ayta. Marami po tayong alam na katawagan, ngunit ang mga katutubo sa Kalti 025-A, ito pong mga bahagi ng Bamban sa Tarlac at Mabalacat sa Pampanga, ay particular po dito yung tinatawag na mga Ayta Mag-Anchi. Ang Mag-Anchi po yung kanilang pangunahing wikang sinasalita. At sa Zambales Mountain Range at hanggang dito sa Bataan Peninsula kung saan matatagpuan ang mga Ayta, ay mayroong iba't ibang grupo ng Ayta at kasama po doon ang Ayta Mag-Anchi. Sa susunod po na slide, makikita po natin dito yung pong Google Map. Maliit lamang po dyan, pero kung mapapansin po ninyo, yung mga kulay orange na dots, yan po ang eksaktong lokasyon ng mga kabahayan ng ating mga katutubong Ayta. Sa kasalukuyan po, sa ilalim ng nakarehistrong titulo o kadti, meron pong 10,323.03 na ektarya ang lawak ng ating ancestral domain. Nandyan po yung mga barangay sa bayan ng Bamban sa Tarlac at sa lungsod ng Mabalacat na nasasakupan po nito. Sa amin pong datos, meron pong humigit na 1,300 pamilyang mga Ayta Mag-Anchi at meron pong mahigit 5,000 individual. Sa mga susunod po na mga slides, ito po yung kanilang mga impormasyon, yung kanilang Ancestral Domain Information System sa pamamagitan ng COBO Technology. At ipinapakita po namin ito sapagkat nais po naming sabihin na sa matagal pong panahon ay nakapaghanda na yung ating mga kapatid na katutubo para i-engage ang kahit na sino man na kanilang kapartner sa development. Sa mga susunod po na slide, makikita ninyo sa database na ito or sa information systems nila na ito, yung iba't ibang demographic information. Next slide, please. Sige pa po, next slide. Ayan, yan pong dalawang mapa na yan. Makikita natin yung kulay puti na mapa, yung relative na posisyon ng Kadti 025. Siya po yung ancestral domain na nandoon sa pinakataas, yung kulay blue, relative to the position of other ancestral domains in the province of Pampanga. At yung isang mapa sa kanan, kung makikita po ninyo yung polygon na kulay blue, yung guhit, yan po yung eksaktong perimeter ng tinutukoy natin na 10,300 na ektarya. At makikita dyan yung relative na position niya doon sa Clark Freeport Zone. Yan, very distinct po dyan yung airport. Ano? At sa next slide, ito po yung summary ng historical timeline ng Kadti 025. Simula po sa taon na nabuo ang Sacobia Development Authority hanggang sa pagputok ng pinatubo, hanggang sa paglabas ng kauna-unahan nilang titulo o CADC na tinatawag, hanggang sa mabuo yung iba't ibang mga grupo, BATA, MATA, STA, at kung kailan lumabas yung Joint Management Agreement, at hanggang sa makaabot nga sila sa kasalukuyan na nabanggit ng ating Chairman Kapuyan kanina na meron na silang kumpirmadong IPS. Sa susunod po na slide, mabilis lamang po ito na mga pag-alaala sa kasaysayan. Sa bisa po nung Executive Order 586, ay nabuo po yung Sacobia Development Authority nung panahon po ng dating Pangulong Marcos. At yung pong Sacobia Development Authority, ito po yung inatasan na mamahala doon sa tinatawag na Sacobia Watershed. At ang Sacobia Watershed, maging yung ilog, ay sakop po ito ng ating lupaing ninuno ng mga Ayta Mag-Anchi. Sa susunod po na slide, noong 1982, sa kanila pong kagustuhan na maipaglaban talaga yung kanilang pagmamayari dito sa area na ito ng Sacobia, ay nabuo po ang Bamban Ayta Tribal Association. At sa susunod din po na slide, noon din pong kaparehas na taong ito, ay sumulat pa nga ang mga Ayta sa dating Pangulong Marcos upang kilalanin ang kanilang traditional na pagmamayari o ancestral domain doon sa tinatawag na Sacobia. Noong 1991, sa susunod na slide, sa kasamaang palad ay pumutok ang bulkang Pinatubo at yung tinatawag na mga Sacobia na ito
ay na-disrupt po talaga at karamihan or yung iba sa mga Ayta Mag-Anchi ay na-resettle sa mga karatig na mga lalawigan at mga lugar at naging nagkaroon po ng epekto ito sa kanila pong kultura maging sa kanilang pamamahala o yung kanilang istrukturang pampolitikal. Noong 1993 naman, sa bisa po ng Republic Act 7227 ay isinilang po yung Basis Conversion and Development Authority at yung pong mga kasuglong nito na mga proklamasyon ay nagbigay din ng buhay doon sa Clark Development Corporation at maging doon sa Clark Special Economic Zone. Marami pa po ito kung titingnan natin pero nababanggit lang po namin dahil dito po nagsimula yung CDC na tinatawag po natin at pinag-uusapan. Jump po tayo sa taong 1997 kung saan na isabatas ang IPRA. Ito rin po yung taon kung saan sa simula nung nabuo ang Bamban Ayta Tribal Association noong 1982 ay naisabatas or rather kinilala ng Estado sa unang pagkakataon yung kanilang pagmamayari doon sa mga area ng Sakobya at nag-issue ang DENR ng Certificate of Ancestral Domain Claim na may sukat na 5,000, humigit na 5,000 na ektarya. At nung sumunod po na taon, noong 1998, sa susunod na slide, ay tintulan po ito noong CDC. Nasa record po natin yan, nasa kasaysayan po natin yan. At hiniling nila na mapawalang visa ang CADC na ito na tinatawag noon na CADC 107. At sa kaparehas po na taon ay sa next slide, inatasan ng noon ay Executive Secretary na bumuo ng isang Joint Action Team o JAT na mag-iimbestiga dito sa pagtutol ng CDC doon sa pag-issue ng CADC sa mga Ayta Mag-Anchi. Nandyan po sa slide na yan yung mga member ng JAT at sa pagtatapos ng taong 1998 sa susunod na slide, mababasa po natin dito yung findings ng Joint Action Team at sinasabi niya dyan sa next slide na valid, tama at makatarungan lamang yung pagkilala doon sa lupaing ninuno ng mga Ayta Mag-Anchi doon sa Sakobya. At nung sumunod na taon ng 1999 ay nag-apply, formal na nag-apply ang mga katutubong Mag-Anchi ng kanilang tinatawag na yung kanilang CADC ay ma-convert sa tinatawag na Certificate of Ancestral Domain Title na ilipat na po ang mandato na ito mula sa DENR patungo sa noon ay bagong create pa lamang na NCIP. Sa next slide po makikita nyo kung nasaan tayo ngayon. Yan, yung pong kulay pula, nandun na tayo ngayon sa kanilang timeline. Ano po? At noong 2004, makikita po dito na pag 7 taon matapos na maisabatas po yung IPRA at maigawad yung kanilang CADC, formal pong sinukat ng NCIP yung kanilang ancestral domain sa pamamagitan po ng tinatawag natin na self-delineation. Dito po makikita natin na mula sa 5,000 ektarya ng CADC 107 ay naging 10,600 na mahigit na ektarya yung kanilang ancestral domain. Ang paliwanag lang po dito dahil ito na nga ay nakabase sa sariling pagtukoy ng mga katutubong Mag-Anchi doon sa tinatawag natin na meets and bounds ng kanila pong ancestral domain. So meron silang karapatan sa ilalim ng batas na tukuyin mismo ang kanilang ang hangganan o lawak o laki o sukat ng kanilang ancestral domain. Noong taong 2006, makikita po natin dito, isinilang yung Mabalakat Ayta Tribal Association. Sa madaling pagpapaliwanag, nagsisimula po dito yung pagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan o samahan ng ilan sa mga leaders natin sa community. At yung pong mga taga-Mabalakat, although pasok siya doon sa CADC na iisa lamang, ay nagpas siya na bumuo ng sarili nilang grupo. Ito na nga po yung MATA. Noong 2007, kasunod na taon, ito po yung nababanggit kanina na talaan ng kasunduan na pinasok ng ating mga katutubong Ayta Mag-Anchi. Bago pa po ito, bago pa po lumabas yung Joint Management Agreement, ay nauna na itong talaan ng kasunduan na ito sa Gate 14. Yun po yung nabanggit ng ating senador kanina, na kung saan ang pinayagan lamang ng ating mga Mag-Anchi ay 2 ektarya, ngunit sa kanila pong pag-imbestiga at napag-alaman po natin na 44
ang kabuuang ginagamit nung specific na locator na nakasulat din po diyan. At noon din pong taong 2007, dahil po nakabinbin, no, yung pong pagre-rehistro ng CADTI ng ating mga mag-anchi before the Land Registration Authority or sa Registry of Deeds ng Pampanga, ito po yung nabuong solusyon noon na pumasok sa isang joint management agreement ang Tribong Ayta, ang NCIP at ang CDC. Nang sa ganoon, magkaroon ng tinatawag po na win-win solution doon sa nagbabanggaan na pagmamayari, no? Kiniklaim or ito ay pagmamayari ng mga Ayta. Ngunit sa kabilang banda ay kiniklaim din ng CDC sa ilalim ng RA7227. Sa susunod po na slide, makikita natin dito, yung kulay puti na mapa, yung pong guhit na nasa labas, yun po yung kabuuang teritoryo o lugar na nasasaklaw ng RA7227 of 1993 o yung BCDA, kasama po dyan yung Clark. Yung kulay pula sa loob niya, yan po yung 10,600 na sukat ng ancestral domain po natin. So yan, dyan po sa mapa na yan, makikita natin na pumasok yung kabuuan ng ating CADTI doon sa territorial jurisdiction ng BCDA o ng CDC. At sa mga susunod po na slide, hindi man po mababasa dyan, pero yan po yung actual na teksto ng naging kasunduan, no, joint management agreement sa pagitan po ng mga katutubong Ayta ng CADTI 025, ng CDC at ng NCIP. Sa mga susunod po na slide, sige po, next slide. Sige po, ayan. So ito po, dahil mahaba po yung ating JMA, minarapat po namin na ilagay na lamang dito yung mga mahalagang provision ng JMA. Una, pagpapaunlad at pamamahala sa CADTI 025-A alinsunod sa Joint Management Agreement, CDC Master Development Plan for the Clark Special Economic Zone at ADS-TPP. Ikalawa, pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga mamumuhunan at locator na nais magpatayo ng proyekto sa loob ng CADTI 025-A. Ikatlo, nakalagay sa kanilang JMA na ang turismo, komersyal at industrial o agro-industrial na mga gawain ay isa sa ilalim sa pamamaraan ng CDC. Ikaapat, next slide, yung pagbuo po ng tinatawag na Komite ng Sama-samang Pagpapaunlad o mas kilala po sa tawag na Joint Development Committee o JDC na meron pong tiyak na mga tungkulin na itinadhana din ng Joint Management Agreement. Ikalima, pagbalangkas ng tinatawag na Implementing Rules and Regulations o IRR na tutukoy doon sa benefit sharing at iba pang mga mahalagang giya ng JMA. Number 6, kasama sa kanilang JMA yung pagbalangkas ng panuntunan tungkol sa pangangasiwa ng kita na tatawaging Ayta Development Fund. Ikapito sa next slide, yung pagbuo ng Ayta Development Committee na mangangasiwa naman ng Ayta Development Fund. Ikawalo, yung pagbalangkas ng Master Development Plan na naayon sa ADS-TPP. Ikasyam, pagbibigay ng CDC ng garantisadong kita na hindi bababa sa 1,000,000 piso bawat taon na ibabawas mula doon sa 20%. Ikasampo, yung JMA ay hindi mababawi o hindi mababago sa loob ng 75 taon or 75 years. At yung pinakahuli, sa next slide, ito na yung 80-20 na pinag-uusapan po natin. Ang 80% sa net income na mula sa pagrenta o paggamit ng mga namumuhunan sa lugar ay mapupunta sa CDC at ang nalalabing 20% naman ay sa Tribong Ayta. So yung pong 20%, dapat dediretso yan doon sa nabanggit po ng ating senador na bank account, yung kanilang Ayta Development Fund. Yung pong basihan ng sharing ay net income or linis na kita. Ang ibig po niyang sabihin dyan, yung kabuuang renta o yung kita bunga sa paggamit po nung mga pag-ukupa ng portion ng mga ancestral domain na makukuha o matatanggap mula sa mga namumuhunan kung saan nakabawas na ang lahat ng kabayaran o iba pang mga gastusin na nauukol sa pagmimintina. Kahit nga po yung security, no, yung pagbabayad sa security sa perimeter ng area, dyan din po ibabawas. Sa next slide, ito pong datos na ito ay galing po ito sa CDC. Ito po yung computation ng 20% ng JMA. Makikita po ninyo dito,
yung pong breakdown ng tinatawag nila na mga lease revenues. Nakalista po dyan yung mga locator na nasa loob ng saklaw ng ating joint management agreement. Makikita din po dyan yung total lease revenues, yung quarry revenues, yung ibinabawas na security expenses, at maging yung 5% na tax. At dyan po nakalagay, naka-highlight, ang remaining share ng Tribong Ayta sa kasalukuyan ay 15,897,718 pesos. Ayan po ay pirmado ng maging ng audit team, no, ng Clark Development Corporation. Sa susunod po na slide, makikita po ninyo, ito po yung isa sa mga controversial na kinu-question ng ating mga katutubong Ayta, yung advance na tinatawag. Meron daw pong advances na naibigay sa Tribong Ayta. At nakadetalye po dito ano-ano itong mga advances po na ito na umabot sa mahigit na 11 million pesos, mga sasakyan, 13 units, etc., etc. And ito po yung maganda maririnig po ninyo sa ating mga kapatid mamaya, no, kung ano po ang kanilang posisyon tungkol dito. Sa next slide, nandoon na po tayo sa parte na iyon ng ating pong history. Next slide, please. Pagkatapos pong mapirmahan ng mga JMA na ito at lahat, pagkatapos ng lahat ng nangyari, noong taong 2009, lumabas po yung Certificate of Ancestral Domain Title ng atin pong mga katutubo. At dito, mula po sa 10,600 na original na sukat ng perimeter, lumabas na doon sa titulo ay naging 10,300 plus na lamang po ito. At sa madaling pagpapaliwanag, sangayon po sa Section 56 ng Indigenous People's Rights Act o IPRA, ito pong mga natanggal o yung tinatawag na na-segregate ay mga pribadong pagmamayari. Ibig sabihin, sa ilalim po ng Section 56 ng IPRA, kailangan nating irespeto yung mga tituladong pagmamayari bago pa man ang taong 1997. At meron po tayong datos patungkol po dito. At mamaya po ay meron ding rekomendasyon ng komunidad at ng NCIP patungkol dito. Sa next slide, para ma-picture out lang po natin, yan yung kabuuan ng CADTI. At yung pong mga nakaturo dyan sa gilid, yan po yung mga segregated titled properties na nagpapaliwanag kung bakit from 10,600 ay naging 10,300 na lamang po ito, sangayon pa rin or alinsunod pa rin sa Section 56 ng IPRA. Talon po tayo sa taong 2014. Ito po mga panahon na ito ay talagang pivotal na po sa mga katutubo natin dahil nandyan na yung kanilang conflict, no, so to speak, sa CDC at yung internal conflict din sa loob ng komunidad. Dito ay napagpasyahan nung taong ito na bumuo na nung tinatawag na Task Force IPS or Indigenous Political Structure ng Komisyon para masagot yung pangangailangan doon sa pagpapatupad ng JMA, no? Kasi ang concern ng CDC at that time, mahirap i-release ang pera kung hindi naman malinaw kanino ito i-release at sino ang magpapatupad nito. At sa ilalim ng ating mga umiiral na mga guidelines, sinasabi po na dapat meron tayong tinatawag na IPS or Indigenous Political Structure at meron tayong dapat tinatawag na Indigenous Peoples Organization. At kasama na rin po doon yung tinatawag na Community Royalty Development and Management Plan. At nawala pa noong mga taong ito. Simula 2014 hanggang 2017, sa next slide, makikita po dyan na sinikap po ng komisyon na mabuo itong pangangailangan doon sa legal and juridical personality ng CADTI, ng Tribong Ayta, doon sa Joint Development Committee sa ilalim ng Joint Management Agreement. At lumabas nga po, no, nung taong ito, ng 2016, yung sangguniang Tribong Ayta na naidokumento ng NCIP at nabalida sa kanila. At nung sumunod na taon ng 2018 ay ito po ay kinilala ng komisyon sa next slide na parang interim, no, pansamantala na kakatawan sa Tribong Ayta doon sa Joint Development Committee, doon sa JMA po natin. So yun po ang naging status niya, no? Simula po nung 2018 ang STA,
yung kumakatawan sa Tribong Ayta doon sa Joint Development Committee. Fast forward po tayo sa taong 2020. Sa next slide, ipinagpatuloy po kasi yung pong pagbibigay ng kapangyarihan sa STA ay pansamantala lamang. Karugtong po noon dapat tapusin yung IPS documentation. Kaya po nung sumunod na taon ng 2020 ay nagpatuloy tayo sa pakikipag-coordinate sa Clark Development Corporation para matapos na yung IPS na iyan. At noon din pong, next slide. Yan po yung next slide. Kasabay po nung ating pagbalangkas ng IPS ay sunod-sunod din po yung naging aksyon ng komisyon para protektahan at igiit po yung karapatan ng mga IPs natin doon sa area na ito ng CADTI na saklaw din ng JMA natin. No? Marami pong na-issue na mga tinatawag na cease and desist order sa mga locator na hindi po sumailalim sa proseso ng free, prior and informed consent o kaya naman ay hindi nai-endorso sa mga katutubo para payagan nila itong mag-operate sa mga lugar na ito. At sa mga susunod po na slide, bilang bahagi po ng ating effort para mabuo, ma-unify ang ating community, makikita nyo po dyan. Sige po, tuloy-tuloy lang sa slide. Yung mga kabataan natin yung nagsimula ng proseso ng pagdodokumento ng IPS, yung pong ipinakita namin kanina sa umpisa na kanilang database, yun po ay bunga ng pagpapagod po at paggawa ng ating mga kabataan para ma-unify ang kanilang CADTI. Sige po, tuloy-tuloy lamang po yung ating slide. Yan, makikita po natin dyan yung ginawa ng ating mga IP youth na mga mag-anchi. At noon pong November 4, yan, formal po ulit inilunsad yung ating IPS documentation. At ang sa mga sumunod po na mga pangyayari no, nung last year, last quarter ng taong 2021 ay naidokumento na yung ating IPS. Sa next slide, makikita po ninyo yung pong kanilang council na tinatawag. Ipinapakita po namin ito sapagkat nais po namin ipahiwatig na pagkatapos ng mahabang panahon ng hindi pagkakaunawaan, ay ngayon po buo na at handa na yung ating komunidad ng mga Ayta Mag-Anchi. Yung kanilang council nandiyan po, yung mga kasama po namin mula sa komunidad. Ngayon na nandito yung mga leaders. Sige po, next slide. Malaki po ang membership o yung mga kinatawan ng mga pamilya no, doon sa kanilang council na hindi po nagagawa before. Next slide. Sige po, next slide. Ayan po yung mga lihiti mo ngayon na mga family sa loob ng CADTI. Next slide. Sige po. Sige po, next slide. Ayan po yung kanilang mga traditional na mga pamamaraan o customary law sa pagdedesisyon. Meron po silang sarili talagang kapamaraanan ano po kung paano sila magdesisyon sa kanilang mga usapin ng kanilang komunidad. Next slide. Nandiyan po yung kanilang next slide. Yan yung kanilang traditional na benefit sharing na tinatawag na magagamit sa JMA. Sige po, next slide. Yung validation ng kanilang IPS doon lamang September 6 at yung next slide dito lamang pong September 14 ay formal na pong kinumpirma ng ating komisyon yung kanilang istrukturang politikal. Ito po ay napakahalaga sapagkat ito yung kailangan talaga para ma-implement po natin ng maayos yung JMA. At yung pong next slide, yan, nakita po natin, nabuo natin yung historical timeline. Yung susunod po na bahagi ay ibibigay ko po, Mr. Chairman, Mr. Senator, sa atin pong mga leader kasi ito na po yung kanilang bahagi naman, ano yung kanilang nais mangyari. May kinalaman po sa pinag-uusapan po natin. Po, magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating Senador Robin Padilla. At syempre po sa lahat po nang nandito sa ating pong NCIP, at sa CDC, at sa aking pong grupo, ang grupo po namin na Ayta Mag-Anchi from Mabalacat and Banban, syempre po ang aming mamuon, si Oscar Rivera, sa aming pong IPO, Oscar Dison, at ang aming matubag, Robert Serrano, and Tribal Chieftain po, Roy Tanglaw, kasama po ang umaantabay po namin na Legal Counsel, Attorney Juby Manwong, at Attorney Aldrin Aguas. Salamat po sa pagkakataon na ito at narito po kami upang maibagi po namin ang naging suliranin at sana mabigyang solusyon po
na matagal na po namin hinihiling na sana masolusyonan sa loob po ng halos 14 years na po namin problema sa loob ng aming ancestral domain. Mahal namin Senador, ito po ang aming kahilingan. Una po, magkaroon po ng full audit kung magkano ba ang share ng pamayan ng Katitubo simula nang magkabisa ang JMA. Kasi po, talagang wala po kaming naging kaalaman sa loob po ng 14 years. Paiba-iba po yung mga kwentas na naibibigay po sa amin. Gusto po talaga naming malaman kung paano po namin nakuha ang 20% na ibinibigay po sa amin. Siyempre, ang kabuuang kita po ng 100% po sa loob ng aming ancestral domain. Tapos po, humiling din po kami na sana gross income ang gawing basehan ng atian ng kita at hindi po net income. Dahil masyado po kaming talo sa 80%, tapos po sa 80% sa CDC at 20% po sa amin na kung saan sa 20% po nung inexplain po sa amin ng CDC, doon pa po iniawas ang bayad po sa mga security. Security po sa loob ng aming ancestral domain na kung saan kami po ang binabantayan para hindi magpasok po ng mga materyales sa pagpapagawa ng bahay. Pangatlo po, sana magkaroon ng 2% escalation sa porsyento ng Tribong Ayta na ipapatubad kada 5 taon o 10 taon po. Kasi po, kung wala pong magiging escalation, syempre po sa mga pumapasok na investor sa loob po ng 5 taon o kaya 10 taon, marami na pong mga development na. So wala na pong gaanong gagastusin katulad po na sinasabi na sa kanila daw po ang mga pagpapagawa ng daan. So sana po magkaroon po ng escalation. Pang-apat po, ibaba ang taon ng JMA mula sa 75 years hanggang 25 years na lamang, pwedeng i-renew sa haba ng 25 years. Dapat na magkaroon ng panibagong negosasyon pagkatapos ng unang 25 years. Dapat na magkaroon ng bagong provision na sa katapusan ng kasunduan ay magkaroon ng bagong provision ay turnover o ibalik sa Tribong Ayta ang karapatang pamahalaan o i-manage ang lupaing ninuno. Siguro po, sa amin pong napag-usapan po kasi siguro sa loob po ng 25 years or another 25 years, nasa 50 years na po yun siguro naman, pwede na pong maibalik sa amin na pamahalaan naman po namin at siguradong kayang-kaya na po ng mga katutubo na kami naman ang mamahala po sa aming pagmamayari lupaing ninuno. Panglima po, kilalanin ng CDC ang IPS-IPO bilang kinatawan ng pamayang katutubo sa Joint Development Committee. Sana po, para maging tuloy-tuloy na po ang pag-uusap upang maisaayos po ang JMA, sana respetuin po at sana kilalanan na rin ang aming IPS-IPO na makiupuan para po sa mga gagawin natin pagpapaunlad sa aming lupaing ninuno. Pang-anim po, kagiyat na pagbuo ng implementing rules and regulation upang gumabay sa JMA. Ito po talaga dapat noon pa po na bago pa i-implement ang JMA, sana noon pa po ito na dapat nagkaroon na tayo ng IRR. Ito rin po yung matagal na naming hiling dahil may mga implementasyon na ginagawa ang CDC, wala naman po tayong nabuong IRR sa pagitan na kasama po ang tribo. Agarang pagresolba sa mga aplikasyon ng quarry ng mga katutubo upang magkaroon ng pondo ang bagong IPS-IPO, bukod pa rito, gawing commercial ang mga quarry operations na ito. Sa kasalukuyan po kasi, mahal po namin, Senador, may income po na pumapasok po sa amin sa quarry. Pero kasi po, sa nangyayari, ang CDC po, ang lahat ng may control dahil nga po, sinasabing sakop ng PCDA at saka ng may JMA daw po. Kaya minsan, ang karapatan ng katutubo para sa pagpapasya, nawawala po. Pangwalo po, alisin sa mga teritoryong sakop ng JMA ang mga mahalagang lugar sa lupaing ninuno kagaya ng settlement areas, hunting grounds, burial grounds, sacred grounds, etc. po. Kakibat nito ay masukat ang mga lugar na ito na dapat maalis sa JMA. Ito po talaga, gusto naming mabigyan po ng pansin na alisin po talaga yung mga sagradong lupain po namin sa aming ancestral domain. Kasi po, katunayan, may mga sa mga development po na ipasok na CDC, may mga libingan po kaming naisama. Na hindi po, dahil sa hindi po pagkuha ng aming pagsang-ayon,
sa mga pinapasok nila, wala po kaming naibigay na pre-prior and informed consent. May mga libingan po na example ko po ang Green Canyon na isang resort na pinasok po sa aming ancestral domain. Meron pong naapektuhan na libingan po namin kung saan nahukay po talaga nung development. May mga nagsabi po sa amin ng mga elder namin, dyan nilibing yung lolo ko. Bakit nangyari yung ganyan? So nakikita po namin na kawalang respeto po talaga kasi ngayon nag-ooperate po yung mga locators nandyan pero hindi po nila naisaalang-alang ang aming pong kalagayan at pagrespeto po sa aming karapatan. Idaan sa proseso ng FPIC ang lahat ng transaksyon sa pagpapapasok sa mga teritoryong saklaw ng GMA. Ito po, hindi ibig sabihin na nagkaroon kami ng GMA. Ang lumilitaw po kasi, tanging CDC na lang ang nagpapasya sa aming ancestral domain. Hindi na po kami kinukuhanan ng pagpapasya sa mga pagpasok. Katulad po alimbawa, o yung pong kanina na pinakita namin na talaan ng kasunduan. Nagbigay man po kami ng consent na 2 hectares, binigyan naman po sa investors na 44. Ibig sabihin, walang kwenta po na nagbigay kami, naka-MOA po kami kasama po ang NCIP. Hindi po nirespeto na 2 hectares lang ang binigay po, pero pinalampas po nila, ginawa po 44 ang pagpapaupa sa investor. At ganito rin po ang naging nangyari sa isang area po sa loob din po ng aming ancestral domain. Dito po sa may Korean City, isang golf course, malapit po sa aming cemeteryo na nasagregate, kabilang po sa sinagregate na 300, pinalawak po nila ang investors na ito na Korean City. Nakita po namin sa area nung kami po ay nagbakod. Nagbakod po ng aming area na patunayan po namin na pinalawak nila ang Korean City golf course na sinaklaw po na naman ang aming ancestral domain. Ibang usapan po ito na isama na naman namin bago lang po na pag-usapan sa CDC na pag-alaman namin na sakop na naman ang ancestral domain nang wala po kami pagpayag. Kaya po gusto namin talaga na magsukatan po talaga, magkaroon ng survey. Magbigay ang CDC ng inventaryo o listahan ng mamumuhunan na may respective lease agreement sa loob ng CATI 025 at master plan ng CDC. Kaakibat din nito ang pagsusukat ng lugar na inoccupy ng mga natukoy na locators. Yun po yung isa po na kami po bilang sa sama-samang pamamahala sa aming pong pagkakaunawa, kung kami ay sama-sama, bakit wala na po kaming alam sa mga pinasok po nila mga investors? Wala po kaming kaalaman anong naging kontrata po nila. Bilang may-ari, hindi naman po siguro kalabisan na malaman po namin, makita po namin ang kontratang ginagawa nila sa mga mamumuhunan po sa amin. 11 po. Kailangan na dumaan sa IPS ang pag-issue ng lahat ng permit sa mga pagpasok sa locators sa loob at sa lugar na sakop po ng GMA. Ito po, ganoon na nga po talaga ang gusto po kasi namin talagang manggaling po o idaan po sa amin, sa aming pamunuan, sa aming sa katutubong pamayanan ang lahat po ng mga pagpasok ng investors upang hindi po kami nagiging, kumbaga, pangit man pong pagingan, pero kami po kasi sa loob ng ancestral domain namin, nagiging tanga na po kami. Bilang mga katutubo, hindi naman po ganun kami katanga para hindi po namin dapat malaman kung ano po yung mga pagpasok o ano po yung mga gagawin sa loob ng aming ancestral domain. 12 po. Muling silipin ang 361 hectares na naisaggregate sa CADDI sapagkat nasaklaw nito ang aming libingan. Yun po. Ito po, kaya po gusto namin talagang balikan po ito. Humiling din po kami sa tanggapan ng NCIP na tulungan po kami. Dahil po sa 361 na ito, isang libingan pa po. Bukod po sa sinabi ko po kaninang libingan, isa pa pong libingan ito sa lugar ng Mabalakat na ang libingan po namin ngayon ay pinasok na sa Clark. Ito po ay nasa loob na sa pagmamay-ari daw ng Clark. Paano po patitituluan ng Clark o ng BCDA yung aming libingan? Kaya't kinu-question po namin, matagal na po namin kinu-question sa NCIP, bakit po pinayagan mas-aggregate ang aming libingan? Dahil pagitan lang po namin sa Clark is bakod lang. Meron po muon ang BCDA nandito sa labas po
nasa loob po ng Clark. Dito po yung libingan namin, bakod lang, perimeter lang po. Alam po namin na libingan po namin ito. Ngayon, napag-alaman po namin na kaakibat po ng libingan namin, may golf course na po kasi doon. Kaya gusto po namin talagang itong maimbestigan po ng todo upang mabayo po namin yung aming po libingan. 13 po, huwag pagbawalan ang mga katutubo sa pagpapapasok ng mga materyales sa paggawa ng mga kabahayan at istruktura sa loob ng lupaing ninuno. Kaugnay nito, alisin ang mga security ng CDC nagbabawal sa mga katutubo na kumilos ng malaya sa loob ng Cati 025. Ito po talaga malaking naging problema po namin. Alam ko po, alam din po ng ating tanggapan ng NCIP at CDC. Mahal namin, Senador, dito po, hirap po kami. Hirap po kami sa loob ng aming sariling ancestral domain. Ako po mismo nakaranas bilang isang katutubo, nangangarap po kami magpatayo ng magandang bahay. May pangarap din po kaming gumayos yung buhay namin. Pero bakit kailangan lagi idaan? Tapos may mga pangaharas pa po nangyayari sa amin. Kahit ano pong gawin po namin, magpatayo po kami ng livelihood. Dahil alam po namin, nung linikas po kami from Gate 14, dinala po kami sa barangay po ng Marcos Village dahil po sa naunang kasunduan. Ang pangako po ng CDC, bibigyan kami ng livelihood. Pero nung hindi po niya ginawa, kami po sarili naming inisiyatibo, gumawa po kami. Pero ano pong ginagawa ng CDC? Inaras po kami. Ilang years po ako nag-hearing. Kahit dahil pinasok po yung ginawa po namin na hollow block making project, dahil nasa lahar po kami, natural lang po gagawa kami ng livelihood namin na angkop kung ano yung nasa lugar namin. Hindi po kami nagkulang, sumusulat po kami sa CDC na tulungan niyo po kaming i-market ang aming pong ginawang hollow block para po makatulong po sa tribo. Pero ang ginawa po, cease and desist po kami. Cease and desist po kami na CDC sa loob ng aming ancestral domain. At pinasok po kami, hinaras po kami. 2013 po, hindi ko po makalimutan yan, isa po akong tribal chieftain. Binisyuan po kami ng certificate to vacate. Dahil daw po sa ginawa naming hollow block making project, tinanong po namin ng CDC, partnership po tayo. Bakit po ginagawa ninyo sa amin? Hindi, kasi ito sakop ng BCDA ito. Dapat may permit po kami ginawa noon, humingi po kami ng permit sa munisipyo. Ang ginawa po, sa pilit ang binagbag. Ako po, nakagawa rin po ako ng pagkakamali kasi yung sasakyan po ng CDC, nasira ko po. Lahat ng katutubo bumaba. Kasi po, inaharas na kami, may mga baril po sila. May mga baril po. Isipin nyo, nasa community po kami, nasa barangay po kami kung saan kami nirelocate. Hollow block making project lang, pinagbabawalan kami. Isa pa po, bago lang, nito lamang pong 2022. Nagbigay po ang NCIP dahil meron pong lumabas na dapat iano po namin ang stop selling of ancestral domain. May mga tarpaulins po na galing from NCIP. Bilang mga leader, natural mag-a-action po kami. Nilagay po namin sa bawat hangganan ng bakod namin para maiwasan po ang bentahan kasi nauubos na po yung lupa namin. Naglagay po kami ng boom o yung barrier po para mabantayan namin. Meron kami mga katutubo na magbabantay. Pinadala na naman po kami cease and desist ng CDC. Ito lamang po 2022 yan. Tinanong po namin, bakit na naman po kami papadalan? Wala naman po kaming ginagawa. Nilagyan lang po namin ng ano yan para mabantayan po namin yung ancestral domain. So ito po yung nagiging ano po namin sa mga security ng CDC. Talagang lalo na po pag pupunta sila, parang ang pinupuntahan po nila, gera. May mga baril po silang dadalin. Kami lamang po yung nandoon, community po namin yun. At isa pa po, pagkilala sa karapatan ng bawat katutubong kamayanan o clan sa kanilang panariling lupa sa loob ng lupaing ninuno, kailangan ng pagbabahagi ng kaukulang porsyento ng kita sa mga kinikinalang kamayanan o clan. Isa po ito na gusto naming linawin po
At ito po, sa panig po ng katutubo at ng NCIP sa dokumentasyon po namin, talagang ito po yung ni-raise po namin na, na makilala po ang bawat may panariling lupa. Although, communal po ang aming pagmamayaring ancestral domain, gusto po namin ipakita na may mga pamilya po na nanggaling sa mga ninuno po namin na talagang may panarili. Kasi ito po, subject din po ito sa pagbabahagian din po ng kita sa loob ng ancestral domain, kung paano po ang mga katutubo, kung sino po yung mga affected area na alam namin sa pamilya, may kaakibat na pakinabang po. At hindi po didesisyonan na dahil communal, ang lahat po ng bahagi ay magiging patas na pagbabahagian, kung hindi, kung sa bawat may affected na area po na pamilya. Magkaroon ng regular na schedule ng pagrepaso kada 5 taon sa mga provision ng kasunduan at pag-amienda dito kung kinakailangan. Ito po, sa taon po na ibibigay po natin para sa pagpapaunlad, yun po sana mailagay po na dapat kada 5 taon po nire-review po yung kasunduan at kung maaari po mayroon pag-aamenda, hindi po na sa loob po na sa 25 years, ganun na po yung sinasabi na sa 25 years na wala na po kaming pwedeng pag-usapan pa doon. At 16 po, panghuli po, alisin sa CADTI ang annotation ng JMA. Ito po, mahal namin, Senador, talagang hinihiling po sana namin kasi dito po talagang natali po kami ng gusto. Dahil ang kontrata po na JMA, inannotate po sa aming titulo. Inannotate po sa aming titulo. Dahil po noon, natatandaan ko katulad po ng binanggit kanina, parang ayaw po talagang ibigay o ayaw po, hindi po daw imaibibigay sa amin ng titulo nang hindi po kami papayag na may kontrata ng JMA. Kaya dapat po, parang ang kondisyon po, kailangan ma-annotate ang JMA sa titulo po namin. Kaya po yon sa kagustuhan po ng aming mga leader noon na mailabas ang titulo, yun po, na-annotate po yung JMA sa titulo po namin. So yun lamang po, mahal namin, Senator, yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Meron po bang magbibigay pa ng statement? Mr. Senator, Sir Chair, ang tanong po ngayon ay ano po ang pwede po natin gawin? Una po, sa pamamagitan ng pagpasa ng batas na pwede pong alisin sa jurisdiction ng CDC yung sakop po ng kanilang ancestral domain. Tama po kayo, Mr. Senator, nung minsan nyo pong sabihin ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Minsan po hindi natin alam na tayo mismo ang sumasakop sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga katutubo. Nang ang ating pong gobyerno mismo ang mag-enter sa Visiting Forces Agreement, ito po ay isang land grab. Gobyerno mismo ang gumawa. Bakit po land grab? Ang ating pong mga katutubo, sabi po ng ating pong Pangulo Ferdinand Marcos Jr., mga naunang Pilipino. Bago pa dumating ang mga Kastila, nandito na po sila. Ngayon dito, sa Visiting Forces Agreement, sinakop nung agreement na yon yung kanila pong mga lupain. Ngayon po, pinagpatuloy sa pamamagitan po nung Republic Act 72 to 27, yung nag-create po ng ano ng basis conversion development authority, pinagpatuloy na naman ng gobyerno ang pananakop sa sarili po nating mga katutubo. Ganun din po, pinagpatuloy din po no less than ang ating pong gobyerno nang i-create po ang CDC. Ito po, tama po kayo doon. Bago pa man sila, sila na po ang may-ari. Pero dati sa, dahil sa mga ginagawa nating mga batas, tayo din po ang nanako po sa kanila.
Kaya po tayo nandito ngayon, nagaharap-harap. So, ang recommendation po, although hardline po ito, Mr. Senator, Sir Chair, tanggalin yung portion na yun ng CDC, yung jurisdiction nila, yung ancestral domain po ng ating mga katutubo. Pwede din po, katulad po ng nasabi natin kanina, na amyendahan na lang yung joint management agreement ng CDC at ng ating po mga katutubo. Sa pag-aamyenda, nakalagay po doon yung mga kahilingan nila, tapos pwedeng mag-usap po ulit. Pero po, isang maganda din pong hakbangin, Mr. Senator, Sir Che, ay amyendahan po natin yung Republic Act 7227. Sa pamamagitan ng kung ito po yung buong jurisdiction po ng ng CDC ng BCDA, ito yung ancestral domain, may special provision tayo diyan na gagawin. Special na naandun na po yung mga kahilingan nila, halimbawa yung share po nakalagay na doon, yung area nakalagay na doon, at kung ano pa man pong mga pwede po nating maisabatas. Ako po bilang abogado, Mr. Senator, Sir Chair, maganda po ito, yung batas na yan, na amendahan yung law na nag-create po ng BCDA. Handa po kaming makipagtulungan, Mr. Senator, gawin po ang batas na yan. Yan po ang tutugon po sa lahat ng problema nila. Ang kagandahan po niya, Mr. Senator, hindi na lang po siya agreement, kundi batas na. Kasi po ang agreement, consensual lang siya. Pwedeng umayaw ang isa, pwedeng mag-anong. Pero kung batas na po, yan po ang malaking may tutulong niyo po para tuldukan po ang patuloy na pananakop natin mismo and kasama ang gobyerno sa mga katutubo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Valenciano, sa napakagandang pahayag. Meron pa pong magdadagdag? Dahil lang po, Commission on Audit, ma'am. Good afternoon, Your Honor. Good afternoon to everybody. I'm from the Commission on Audit, the supervising auditor of the NCIP and other government agency. And this, my audit team leader there is, I would like to recognize that Auditor Romel Pabi. If you have any question regarding na makakatulong ang Commission on Audit, we are willing to attend all the hearings. Sige, ha, ganito po. I'll just speak in Tagalog for the sake of our... may four concerns lang ho kami dito. First of all, we would like to thank Your Honor for inviting the Commission on Audit. We really admire you. O nga pala, Tagalog, no? Kalimutan ko, Jose. Pilit ko. Na-admire namin kayo kasi po, di ba, dapat 10 o'clock to. 10 o'clock to, naurong ngayon. It is not a criticism. Kung hindi, ako din po ang supervising auditor na National Commission of Muslim Filipinos. Narinig ko yung concern, yung virtual nyo, face-to-face sa mga kina Director Miranda, tsaka kina Senator Gutok. Tapos, sabi ko, ay, kahanga-hanga, with all candidness, ha? Honesty, ha? Walang pambubola to. Sabi ko, ay, very concerned si Senator sa Muslim brothers, sisters, tapos dito sa indigenous peoples. Thank you for that. Sana patuloy yung lalo itong Ayta natin, na put sila at their, yung may nakinabang at their expense. Ha? Sana po tuloy-tuloy at ma-resolve to. We at the Commission on Audit, we are not just after auditing. Sorry, hindi ko na matagalog yung iba, ha? We are not just auditing government funds na nasa lang namin. Though, yung involved po dito ay funds na under doon sa pinapasok ng CDC sa land bank. Isa pa rin i-raise ko yun. Maraming salamat po. Ito na ang second issue. Without intention to embarrass the provincial director ba yun? NCIP? Or service center.
Yung po, di ba pinatawag nyo kami dito at inimbitahan down the line, hierarchy, hanggang umabot yung invitation sa amin. Kasi office daw, chairman to ng commission audit. Kami ang pina-attend. Ang ano lang ho, ang main concern dito ay yung joint memorandum agreement. Lumalabas ho na ang signatories dito, CDC, tatlo po yan eh, CDC, NCIP, then yung ato po natin, indigenous ano, by the mere fact they affixed their signature in 2007, dapat naintindihan nila lahat yung provision dito. Why should na they had signed this without understanding? Remember, yung sinabi nyo service keep ng NCIP, na yung 361 na nabawas doon sa 1,684 ay nagre-refer daw sa private land. Kung pumirma ang NCIP at kayo yung in charge na for the protection ng right ng mga indigenous peoples, IP na lang po, oh, IPs. How come na pumirma kayo knowing na under ng jurisdiction nyo tsaka ng authority nyo at power nyo na hindi kasama dapat ang private lands? Bakit na doon naka-state dito po sa joint memorandum ng agreement na da doon? Tapos ngayon, no, base sa napakinggan ko sa ating katutubong kababayan na, although hindi ako katutubo, yung pong ating resource speaker dyan, na pati yung libingan nila, sana po next time, wag na pong maulit na mapapapirma ang katutubo na hindi nila naintindihan o kaya man hindi napaliwanag sa kala. At wag gawin ang anumang agreement, contract, meeting of the minds, ng ano to, na walang mag-aid sa kanilang lawyer. Oh, request ko lang po yun sa inyo. At patuloy nyo silang protektahan. Secondly, sana enshrined to sa Constitution na to protect the right and interest of the IPs. Sana po, tsaka po doon sa Republic Act, yung IPRA, yung Republic Act 8391, sana po masunod yun for the protection of the rights of IPs. Secondly, ho, yung CDC, pumirma kayo rito. Nandito po ba sila? Ay, sino po? Yes po. Daw ba ang hindi kayo signatories? Ba't yung office na bandi? Dapat po, naintindihan nila na yung co-signatories nila doon, nire-recognize nila na yun ang representative. How come later on, may non-recognition? At secondly, bakit yung for the benefit of the ating IPs, eh ayaw nilang ibigay yung share directly to the ano. Ang nakalagay po doon sa JMA na for the community development. How could a community develop their environment kung yung funds for that purpose to be derived from the 20% na dapat po din pala yun, alamin din, Senador, kasi may question po at yung mga IT, kung ano composition na. Pero i-address na lang po yan sa COA, CDC, kasi oh, sila yung may jurisdiction. Oh, mabalik po ako. Kung noong pinirmahan nyo to, mari hindi kayo, yung dati nyo pang mga boss doon, dapat inalam nyo na sino ba kapirmahan nyo, co-signatories nyo, ano ba mga provision dyan. Kung may question pala kayo na hindi nyo nire-recognize yung co-signatories nyo, then and there, dapat hindi nyo yung pinirmahan. Tapos ngayon, para lang sa ano, i-deposit nyo sa land bank. Kaya siguro na, dito din ang land bank eh. Kasi naka-mention dito po sa inyong Senate resolution na nasa land bank ho yung ano. Magagamit ho ba yung nasa banko? O diba po? Tapos yung iba pong topic pa ay sana po yung ma-address yung issues and concern, lalo na nating ma-address po sana ng inyong honorable office. Thank you very much, sir. Maraming salamat po, Ma'am Rachel Policarpio. Napakaganda po ng inyong minungkahi. Meron po, nagtataas po kayo ng kamay kanina. Salamat po. Ako'y sa party na CDC kami na-recognize naman po kasi
patungkol sa amin yung mga mungkahi, mga ideya na nanggagaling sa ating mga kapatid na IP sa lugar natin sa Mabalacat, Bamban and Capas. Ano ha? Napaka-emotional po ng ating pagdinig sa araw na ito at ayaw ko na hong magipagdebate, although that is my work being a lawyer to engage fellow lawyers in debate, so hindi naman po sila abogado. Ang masasabi ko lang po, yung historical account ng NCIP ay totoo. Tama po yun. Yung sinabi lahat ng NCIP ay tama from the historical point of view ng mga nangyari, ng mga nagdaang panahon at saka hanggang ngayon. Ano po? Yung po namang mga concerns ng ating mga kapatid na IPs sa Mabalacat, sa Bamban at saka sa Capas ay ito hong mga concerns na ito, yung full audit of share. Ano po, meron po tayong audit dito na galing, sabi ni Ma'am Policarpio, galing sa Commission on Audit sa CDC po. Meron tayo po nito. Ano po, itong gross income should be the basis of the share, no, nung ating pong mga kapatid na IP sa Haduan at saka sa Mabalacat at saka sa Bamban and Tarlac. Ito pong 2% escalation, 75 to 25 years na lang po, tapos yung magkaroon ng IRR, speedy resolution of quarry permits, removal of the from the GMA, the burial grounds and hunting grounds, no, FPIC should be followed, inventory of locators, no, ano po, investors should pass through the IPs, at yung iba pa ho na binanggit ng mga kapatid natin mga IPs. Ito po ay tamang-tama, napapanahon po, ano po. Ito pong mga subject matter na ito, kanya po hindi natin na i-discuss nung araw itong mga ito, ay dahil hindi pa po, correct me if I'm wrong, Secretary Kapuyan, ano po, at saka yung members ng NCIP, dahil hindi pa po kumpleto ang ating mga partido sa Joint Management Agreement. Tandaan po natin, sa Joint Management Agreement natin, na tatlo po ang partido. Isa na po dyan ang CDC, isa na po dyan ang NCIP, at isa na po dyan ang Tribong Ayta. Ano po? So, ngayon po na nabalitaan na natin, na sabi na natin ng NCIP, at nakareceive na rin ho kami ng letter mula kay Ginoong Oscar Dizon, ano po, at kay Ginoong Robert Serrano, na babasahin ko po, nais po naming ipaabot sa inyo ang isang magandang balita na matagumpay na naming naitalaga ang indigenous political structure, indigenous people's organization ng aming lupaing ninuno, CADTI 025A, dahil sa pagkakaisa ng mga katutubong leader at katutubong pamayanan. Isa pa rito, naitalaga at nahalal na rin ang mga katutubong leader na mamamahala sa IPS-IPO. Dahil po dito na kinoconfirm naman ng NCIP na meron na talagang nangyari na po itong mga bagay na ito, napapanahon na ho siguro na itong mga issues na ito, dahil may joint management agreement tayo, ay ipasok na lahat ng mga ito doon sa meeting ng Joint Development Council para ma-resolve na ang mga issues na ito. Ito pong mga issues na ito hindi na bago. Noon pa man ho, naririnig ko na si Juvie, Ruby, na nung nagpunta po kayo doon, mahal na senador, sa Haduan, naikwento na rin po niya sa akin yan. Nagkwentuhan pa tayo doon, hindi ba? Yung mga hindi naman lahat na itong mga bagay na idinadaing nila. Ngunit may mga bagay dito na pinag-usapan kami. Kagaya ng pang-aagrabyado ng mga polis doon sa CDC. Yan ay, in-interview namin ng kumpare nyo, ni Chairman Pamintuan, talagang nangyayari mga yan. At gumawa kami ng hakbang para yan ay matigil. Ano po? Ngayon po, dahil meron na tayong joint management agreement, ang aking hong suggestion ay doon na talakayin ang mga bagay na
nilista ni ginang binibining Rubilin, no, para ito ay ma-actionan na kagad ng Joint Development Council. Ngayon po, matagal ko na hong pinag-aralan ito. I have read many literature on this matter. Ano po? Meron pa nga ho akong libro nito, hindi ako mapakali nung isang araw, bumili ako ng libro tungkol sa ito po, The Indigenous People's Rights Act ni Attorney Melanie P. Pimentel. Ano po? Para malaman ko talaga kung paano gumagana itong structure na to, nang sa ganun ay maintindihan natin kung paano talaga gumagana yung FPIC, yung certification precondition, ano ho. Ang nangyari lang ho, dito sa ating nagiging suliranin ngayon o problema, ay meron tayong joint management agreement. Actually, sang-ayon ako kay Attorney Valenciano. Noon pa ho ang view ko dyan, personal view lang ho, mahal na senador. Ano po, ito yung nasabi ko rin kay Chairman Ed Pamintuan, na napakasalimuot po talaga. Katulad ng nasabi ni Ma'am Rubilin, no? May mga napakialaman na burial grounds. May napakialaman na mga sagradong lugar sa kanilang ninunong lupain, ano ho. Dapat talaga na ma-correct. Kung ako lang tatanungin ay if I had the power, I would withdraw from the joint management agreement kasi po talagang mahirap. At saka, hindi po yun ang pakay ng IPRALO. Ang IPRALO, ang pakay, ay ibigay ang lupaing ninuno sa mga katutubo na nandoon sa lugar na yon, na nandoon na simula pa nung bago pa magkaroon ng Spanish conquest. So sila ho ang may native title dyan. At sila ang may karapatan sa lupain na yan. Even, digress a little because I want to address the NCIP. Ano ho? Pag sinabi ho nating native title, because I want to take exception to your to the premise that binawasan yung 10,600 because may mga titulo ito, ang sabi natin. Tingnan ho natin ang definition ng native title. Ang sinasabi ho dito, ang native title is the recognition given to the right of private ownership of the ancestral lands and domains of indigenous peoples. The IPRA categorically classifies ancestral lands and domains held by native title as private lands. So, noong unang panahon, yan ay pag-aari na ng ating mga kapatid na katutubo. So, therefore, there could never be a right that is superior to the right of IPs dun sa ating lugar na yon, na dapat hindi binawasan yung lugar na yon. Yung pong lands na ito ay being private lands, no? Itong mga ancestral domains na ito were not at any given time considered lands of the public dominion, which the government was the power to make them private. Hindi ho ginawa. So, dapat ho talaga maibalik. So, yan ho ay, mahal na senador, maaring sa inyong panukala na amyendahan ang ating batas, ang IPRALO tungkol dyan ay napapanahon ho na suggestion natin. Ayoko na hong i-steer yung mga issues na binrot out ni Rubilin doon dahil naging emotional na ho ito. Yun lang ho naman ang gustong ng CDC sa inyo. Maraming salamat po. Mr. Chair. Apo, maraming salamat po, Attorney Miranda, Secretary. Apo. Yes, Your Honor, Mr. Chair, Senator Padilla, sir. Tama yung sinabi ng lawyer ng CDC, except na sa provision ng IPRA, na yung mga lupain na may titulo na, ay i-honor yung may mga titulo na lupa na lupain before 1997. Ang nangyari ngayon, maraming natituluhan after 1997. Kaya ang ganda ng batas na pag-issue ng NCIP ng titulo,
Supreme Court made a decision na it is the NCIP who can issue the title. Ang problema ngayon, nung early 90s, nagkaroon ng joint administrative order, ang DNR, NCIP, DAR, at saka LRA, yung Joe number 1, na mag-usap-usap muna, bago tituluhan, mag-issue ang DNR ng certificate of no overlap, pati DAR, parang sinasabi na itong lugar na to hindi pwede isama kasi may tutulo. So ang LRA ngayon, hindi siya mag-issue ng registration ng lupain ng katutubo kung hindi magbigay ang DNR at saka DAR ng sino. Pero pag sila naman ay kailangan nila ng sino sa amin, kahit wala kaming ibigay, nirerehistro ng LRA. And that is a fact for the last 10 years. Kaya when I assume on 2019, in the front of the former president, I told the president na, sir, NCIP is withdrawing from JAO number 1 as a form of protest na ito ay one-sided masyado. Ang tama sana na ayon sa batas ay irehistro ng LRA, tapos later yung mga may mga titulo na ay maghabol at pupunta sa korte para ma-declare. Kasi dapat ang special law na to ay may special consideration sa IP. Ma-recover kagad nila yung kanilang lupain based on that century-old injustice. Then mahabol sila, ito may titulo pala, ito may titulo pala. Ngayon baliktad, hindi mo na yan ma-registro kasi hindi pa na-issue yung mga sino. So despite the fact that NCIP had delineated and awarded almost 300 to 500 kanti, only a few has been registered sa LRA. Kaya ang sinasabi sa community, pike yan kasi wala li yung registration sa LRA. Your Honor, Mr. Chair, ayoko pong palakihin ang problema na to, pero I'd like to use this opportunity. In Davao, 3 hectares lang yung binigay ng 4 tribes na APIC. Paglabas ng kasulatan, 8,000 hectares. Sultan Kudarat, Sambuanga del Norte, pag mamiari ng katutubo, inangkin ng malalaking kumpanya, may pinapatay. Ang daming nangyari. So sa akin, akin na lang to sandali. Actually, ako lang siro ang chairperson ng NCIP na parang nag-iisip na ipa-dissolve na ang NCIP. Hindi dahil na pabaya kami. Kailangan mas malalim dapat ang gagawin ng gobyerno. Itong ipapakita ko at magbibigay pa ako sir sa inyo. At the end of the day, ang question talaga, ano ba talaga ang pangarap natin na mangyari sa loob ng ancestral domain, sa dami ng ginagawa natin? Ito yung bottom line, na itong 11 na activities, pag hindi ito ginawa sa ancestral domain, ay nanaginip tayo nagising, para lang tayo nagbubulahan. And I'm afraid, because our president now, yung kanyang mga pangarap, halos lahat gagawin sa ancestral domain. Food security, renewable energy, arts and culture, climate change mitigation, build, and so many other activities. Kausap ko ang DA, ano sabi sa akin ng USIC ng DA? Sir, ang lupa na hinahanap natin for food security sa ancestral domain, paano natin ito magagawa kung nagkabanga-banggaan yung mga batas, iba-iba ang interpretasyon ng iba't ibang tao? So kung hindi natin ito angkinin na tunay na pangarap ng katutubo, we will not reach our destination. And yet, we are spending billions of pesos to solve the security problem sa loob ng ancestral domain. And yet, we don't need that much money by just doing this. Wala pang gira. We have to capacitate and empower the communities. And thank you, sir, for saying that. Pero panghuli ko lang, ang katutubo po ay may isang kultura na tinatawag natin na healing and reconciliation or conflict resolution. We must be very sensitive to them kasi through sa customary way ng healing and reconciliation, doon mo lang masasabi na talagang totoo nyo kaming kausap. Kaya sa akin, kailangan humingi ng tawad ang gobyerno, and I myself represent the government as NCIP chairperson. In so many times, ako po'y humihingi ng tawad sa buong Pilipinas. Every time there's a chance, humihingi ako ng tawad. That would ultimately lead to a customary
ceremony. Kasi sa tibo, visual sila, sir. Sa atin, perma. Pero sa katutubo, visual. Yung activity na kailangan makita nila through a ritual, na doon masasabi na talagang nagkaroon ng healing and reconciliation. And I challenge CDC to do the same. That's why in 2020, sir, a year after I assume office, ang inatas ko talaga, balikan ang community sa Cadiz 025, bilangin from the community. Yun ang ginawa ng Region 3. Pagtsatsaga, pero I'd like to manifest here yung commitment that time ng CDC, hindi nila tinupad. Na mag-spend ng money para makakilos ang mga kabataan, para isorbi ang community using that kubo technology. Kaya yung mga bata na nagkwento sa amin, nag-iiyakan dahil habang nagsusorbi sila, sardinas lang kanilang dala. Tinatawid yung mga ilog. Noong ko lang nalaman nung last month na hindi pala nag-fulfill ng promise ang CDC, naggastusan yung pagsorbi ng mga kabataan natin na hindi kailangan ng sweldo. Cellphone lang na second hand. Pero habang umiikot sa bundok, nagtsatsaga sa sardinas yung iba dahil hindi nga natulungan. But anyway, that is, tapos na po yan, sir. Alam ko, bagong administration to. Yes, sir. Sige po. Pwede po ba malaman kung anong year yun? Mr. Chair, that was the commitment of the CDC way back 2019. We had this, I remember the Clark CSR Forum held at Clark Marriott at that time with a former CDC President Manangkil. And the commitment of the CDC was originally to fund the formulation of the Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan, which nakasama po, Mr. Chair, doon sa 11 building blocks na sinasabi ng ating Chair Allen Capuyan. And they committed, umabot po sa almost 8 million eh, kasi kasama po yun, package na. Hindi lang at TPP, sinabi namin na balikan na natin yung kultura kasi ito yung makakalutas doon sa ating problema sa Joint Management Agreement. Magdokumento tayo ng IPS, isama natin ang formulation ng kanilang Indigenous Peoples Organization, kasama din yung Community Royalty Management and Development Plan and the ADS-TPP. So lahat po yan, nandito po yan sa tinutukoy ng ating Chairman Allen Capuyan. And unfortunately, when we started the research for the IPS, that was really the struggle, yung pong pondo talaga. And Ms. Rovilin here was the former Indigenous Peoples Mandatory Representative of the IPs in the City Council of Mabalacat City at magkatuwang po namin, NCIP, at siya na itinaguyod yung research, yung pinakita namin kanina ng mga kabataan. And meron naman pong effort sa part ng CDC, nagamit namin yung ilang facilities nila, nagbigay sila ng pagkain, pero siyempre sa part po namin, and I myself presented before the board of the CDC, the proposal. Alam po ninyo yan, IPM Rovilin. We presented our budget proposal and no less than the chair Pamintuan himself said na it should be the task of the government, not the CDC. And syempre po, sa amin, malaking ano po yan, malaking parang sakit ba? Kasi we're supposed to be partners nga and we're looking up sa CDC para tulungan. But anyway, nandito na po kami, naitaguyod po yung IPS. Ito po mga leaders na nakikita ninyo ngayon. Historical po ito kasi sila po yung mga ina-identify noon na hindi nagkakasundo. Pero nandito po sila ngayon maharap bilang isang IPS na nga. And part po yun ng sinasabi ng aming chairman na yung healing ba, reconciliation ba, na maging part din po ng transparency sa part ng CDC na malaman din nila. Kasi nga umasa din sila doon sa commitment nung time po na iyon. So yun po yung short story, Sir Attorney. And ang nasabi lang naman sa amin ng CDC nung nagpalit ng leadership ay dahil
yun na nga, nagpalit ng leadership, so baka hindi na siya priority or hindi na siya kaya ng ano po ng CDC. So yun po. Maraming salamat po, Sir Kevin Fonseca. Napaka emotional po noon, ha. Muntik na akong na sumabay, ha. Sige po, Mas Manong Oscar Rivera. Magandang hapon po, Senator. At kasama po itong sila chairman at lahat po nang andito. CDC, ang totoo po nito, sir. Ako po yung kapirmahan nila doon sa Joint Management Agreement. Noon po sa nabanggit kanina na tatlo. Isa po ako doon. Ako po yung chairman ng Bamban Ayta Tribal Association noon, sir. Doon sa Joint Management Agreement. Ang pinagtakaan ko lang, sir, di ko alam itong mga, kasi bago lang ang mukha ngayon nakita ko, sir. Nagtataka po ako. Ako mismo, sir, humihingi ng sumusulat po kapanahonan ni magmula po kay Ricaport, President Ricaport. Sumusulat po ako na ipagpatuloy na pirmahan na ako yung IRR, yung Implementing Rules and Regulation. Parang wala. Ako mismo, sir, sumusulat na sa kanila. Dapat, dahil sila matataas ang pinag-aralan nila, ako hanggang grade 6 lang, sila na po dapat ang mag-guide para hindi naabot sa ganitong panahon ang problemang ito, sir. Kaya sabi ko, ang totoo nito, sir, kilala ako ng mga naunang presidente, talagang hinaharang ko. Sabi ko nga, habang nasa matuwid ako dahil kayong mismo linabagyo yung Joint Management Agreement, hinaharang ko po yung lahat ng project nila dyan sa ancestral domain. Noon nasa Bamban Ayta Tribal Association pa, sir. Pero ngayon, dahil na-create na po ito at naitayo na namin, kasama po namin ng aming opisina, NCIP, naiusad po namin itong IPS-IPO. Sabi ko nga po, sana magkakaintindihan na po kami ngayon. Dahil ito po, sir, lalong lumalala. At mayroon pang problema, sir, lalo-lalo sa BCDA. Hanggang ngayon, sir, hindi ko pinapagalaw yung sapang kuwayan, sapang balawe. Hanggang dyan lang kayo kasi may pinangako na naman sa amin, sir. Nagkapirmahan po kami nung mga tao ni Bing Dison. Bing, sabi po sa akin, ano ang kailangan mo, chairman, talaga? Dahil hinarang ko, sir, pinagdala po ako ng mga army pero hindi nila ako napaalis doon kasi tinatayuan ko po na sa amin yung ancestral domain. Nung kam po, sir, sabi nila, magkapirmahan tayo kung ano ang kailangan mo. Binibigyan po ako ng inoffer ako ng 5 million para doon sa daan na sinira nila sa loob ng ancestral domain. Ang sinabi ko po, hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko, yung pakikinabangan ng matagal ng amin, ng akin mga kapwa katutubo. Nangako sila, sir, magbibigay po kami ng eskwelahan, kada dalawang eskwelahan na malalaki, at dalawang clinic. Ayusin namin ang daan. Magbibigay kami ng pabahay. Nakadokumento yan, sir, hindi ko lang po nadala yung pinirmahan namin. Ngayon, sir, mayroon pa, albulansa. Magbigay po kami ng dalawang albulansa at magbibigay po kami, sabi nila, ng 30 na kulong-kulong na may motor, may motorsiklo. Okay, sabi ko. Hanggang ngayon, sir, inabutan na naman taon, wala. Ngayon, sir, ang sinabi ko nung nag-usap kami, pinuntaan nila ako, hindi pa ninyo naibigay yung kasunduan natin.
Ngayon sabihin niyo, buksan niyo na hindi pwede. Magkakamatayan na tayo dyan kako. Ako, sir, sa ngayon po, dahil kumbaga sa pagpapasan, talagang mahirap yung pagpapasan namin, sir. Talagang ibabagsak na namin na sobra kabigat. Ang nakakapagtaka, sir, sila mismo, ang guwas, yung mga sinasabi nila, kami ang tunay na Pilipino. Kaya nasabi ko, sir, kami ang tunay na Pilipino, ngayon kami ang bibigyan yung lupa. Dapat kami ang magbigay ng lupa dahil kami ang tunay na Pilipino. Kami ang nauna dito. Pero ngayon nagtataka na ako pati sa sukat. Ha? Nakatansya na yung amin ancestral domain. Kaya sabi ko, sir, sana wag nang hintayin. Sabi ko, sir, may edad na rin ako. Pwede ko nang isacrifice ang buhay ko. Alang-alang lang sa kapwa ko katutubo, sir. Marami na, sir, yung pinagdiaanan kong kahirapan magmula nung papirmahan ang joint management agreement na yan. Wala akong nakitang umangat. Lalo pa kaming nabaon at lalo po kaming nahirapan. Di pagkakaintindihan. Baguhin po lahat na yung hindi pagkakaunawaan. Kaya po ako, sir, nagpapasalamat po kami ngayon. Hindi naman sa katabi ko ang aming chairman. Nakita ko, sir, ito pa kako ang naging chairman ng NCIP na talagang hindi natutulog. Ginagawa niya po ang kanyang trabaho. Pati po lahat po nang andyan. Kaya sabi ko, naiintindihan ko naman dahil nababasa ko rin, sir, nakakabasa na walang budget ang opisina namin talaga. Kaya hindi masyadong nakakakilos itong mga nasa NCIP. Kaya sabi ko, sir, andito na rin po kayo. Sana sa lalong madaling panahon, pakimadali po itong pagtulong ninyo sa amin. Ang una, sir, ang isa pa, nakakapagtaka. Sa amin yung buhangin na yan, yung ilog na yan, dapat kami ang mayaman. Ngayon kami pa yung kinokontrol. Kami pa yung binibigyan ng permit. Dapat kami ang magbibigay ng permit. Kaya siguro po kung mabasa nyo yung nandun po sa kwan namin, sir. Okay naman dahil may joint agreement nga eh. Pero ang gusto po namin ngayon, sir, pag nagbigay permit ang CDC, magbibigay din kami permit. Kasi kung sila lang, bahay kung binigyan nagbigay permit, kawawan naman kami. Kailangan, pag nagbigay sila ng permit doon sa quarry, magbibigay din po kami ng permit ng transparency. Alam natin kung sino ang naaargabyado. Kaya ito, sir, nagpapasalamat po ako. Dagdagan ko lang ng konti, sandali. Sige po, sekretaryo po. Ang practice, sir, sa ibang ancestral domain, na pag may pamasok ng investor, bago i-finalize ng sample, SBMA, CDC, sa Mindanao, yung PMDC, yung naging charge ng mineral reservation sa Diwalwal, kukunin muna ang pahintulot ng community, yung certificate precondition. Pag nakuha yan, bago ma-finalize yung kontrata sa SBMA o dito CDC o sa Mindanao, example PMDC, yun ang nangyari sa kanila na iba. Correct me if I'm wrong, katulad sa quarry, ang quarry project nag-negotiate sa CDC, tapos nag-negotiate sa community separately, na dapat tandem ang CDC at saka, yes, sir. Pag may pumasok na quarry project, pagkita ang pinag-usapan, dapat magkausap ang CDC at saka community, pagharap sa mag-quarry sir na ito yung gusto na yung pagkikitaan. Ang nangyari, CDC, may rerooms lang sariling pagkikita doon sa mag-quarry, tapos bahala na ang community humarap sa proponent maganong ibigay sa kanya. So, hindi malakas ang dating ng community kasi alam nila na wala nang pananagutan yun sa CDC. So, they're fighting their own struggle. Sir, sa Dabao, isang ancestral domain, lima ang kanilang quarry project na inaprubahan. So, operational yung tatlo, kumikita na. So, dyan pa lang sa quarry,
malaki kong tutulungan ng CDC, mag-partner talaga sa framework para tapos mag-initiate ang CDC na kapatid na Ayta, ano bang lugar dito ang gusto niyo magkaroon kayo ng quarry project? Ito. Wala silang pera. On the side, sir, because this is one of our advocacy. Hindi kailangan hihintayin ng katutubo yung kanilang royalty, sir, tapos ipunin para may capital sila. Ang DBP ay nagpapaloan. Magbigay lang ang CDC ng warranty na they will be earning from the CDC this much at mabayaran yung loan, o kaya kayo yung magpapautang. So instead of waiting for 5 years, magkaroon sila ng malaking pera saka magnegosyo, even right now, pwede na. In fact, this is my vision. Sa loob ng CDC mismo, ay may tatayo dyan na sabi natin 5-story na Ayta building. Saan kukunin ng pera? Pwede nyong i-loan, magbigay ang CDC ng guarantee na kaya nila magbayad, o kung payag sa batas, sila magpipinance. Imagine, may building kayo nakatayo. Yung inyong royalty, babawasan ng konti every year. Pero yung building, kumikita na. Tapos yung fifth floor, sir, doon sila nagme-meeting yung mga IPS habang pinapanood nilang kapalagiran ng kanilang assessment. What's my point? My point is yung psychology, yung confidence of ownership. Ang nangyari ngayon, nakatingin palagi ang Ayta sa Clark, tapos dumadaan doon, nagbibinta ng mga gulay. For the record, every time pumunta ako sa Clark, ubos lahat yung paninda. Babayaran ko lahat, pero hindi ko kukunin. Kasi nakakalungkot na sila may-ari ng lupa, sila yung nagiging pulubi. Ito, this is a challenge for CDC. Kung kaya nyo magpatayo ng building na pagmamayari ng katutubo at babayaran nila for the next so many years, and they can start using it, that is a symbol of their ownership. It will give them confidence. Maging maganda ang inyong partnership. So I think that is attainable, sir. Thank you. Maraming salamat po, Secretary. May dadagdag po kayo, Mang Oscar? May dadagdag pa po ako, sir. Kaya yung po, gusto ko rin pong balikan, sir, yung sinasabing lang advance. Kasi ako yung nakatanggap doon sa 13 sasakyan na 11M. Pero ang konser, yung kanyang plate number, raid. Kaya ako minsan, sir, ginagamit. Sabi, chairman, bata binigyan ka ng mga sakyan ng gobyerno? Raid yung raid plate yung konser. Pero utang daw yun. Yung raid plate. Kaya ang alam ko kasi, sir, ilan sasakyan po po yun? 13 po. 13 na raid plate? Yes, sir. Kaya tanong po natin, sandali lang po, Mang Oscar. Apo. Attorney, ano bang explanation doon? Ito nga ho, may co-audit observation memorandum kami, ma'am. Opo, ang CDC, dahil nga dito sa advance namin na 11 million, doon sa 13 na Ford, Mitsubishi Adventure, at saka L300 po. Ano ba nangyari dito? Mag-suspend lang po ako. Sandali lang po. 2 minutes lang. May I go out?
Okay, muli na po nating binubuksan ang ating pagdinig. Ako po ay umpisa ng tanungan. Tapos na po magbigay lahat ng statement, ano? Mag-umpisa na po tayo ng tanungan po, ano? Tanungan portion na po ito. Tapos na po. Si Ma'am Land Bank po mag-statement po kasi sige po. Magandang hapon po, Senator. To the chair, we would like to just read from the statement of our President and CEO. That upon careful verification of our records and the books of Land Bank, it shows that Clark Development Corporation does not have a trust agreement with the bank. For the 20% share of Tribong Ayta in the rentals and use of the ancestral domain pursuant to the December 6 joint management agreement. Although it is stated, Mr. Chair, in the subject of your Senate resolution that the CDC decided to put 20% share in a trust fund with the Land Bank of the Philippines, there is nothing po in our records that we are acting as trustee of the Ayta Development Fund. CDC is not a trust client po of the bank, and that's the statement of our President and CEO. We've sent a copy of the letter po to your office. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Pangilinan. Opo, kayo po ba kamag-anak ni Sir Kiko? Taga-Pampanga rin po ang tatay. Ah, yun, ma'am. Magkamag-anak. Opo, opo. Okay. Mag-ano lang po ang ating secretary bago po tayo mag-umpisa. Mag-ano po tayo ng oath lang. Sige po, Englishin mo na, ma'am. Opo, lahat po. Opo. Yeah, good afternoon. Please raise your right hand and repeat after me. I, state your name, do solemnly swear to tell the truth and nothing but the truth to the Senate hearing. Thank you. Maraming salamat po. Ito po yung mga katanungan natin. Kung handa na pong sumagot yung CDC, okay na po na yung tanong kung bakit daw po red plate. Opo, hinahanap ko po dito sa record ko dahil opo. Okay, iba muna. Ang reason daw ho dahil red plate dahil nga in advance ng CDC ang pera, ang CDC ang bumili dahil government corporation dapat ang plaka ay pula. Oh, dahil, pero di ba private na yun? Kasi pera nila. Dapat hindi, yata, hindi ho. Di pa ho nila pera. Ang nag-advance ho na CDC ito sa ano. Ang binayaran ho na CDC ito. I think we can ask Attorney Manuang because she was the legal officer then during that time. Ah, teka muna po. May tanong lang po ako. Nung pumirma po ba kayo noong JMA na yun, may kasama po kayong abogado? Ah, wala. Wala po akong abogado. Oo, nagpapirma kayo ng walang abogado. NCIP po kasama nila. Andun po ang NCIP? Hindi. Ay, wala po ako. Signatory muna. Signatory po siya. Ako lang muna yung... Solo lang po kayo? Naunang nagpirma. Opo. Okay, salamat po. Opo. At hindi naman pinaliwanag sa akin. Kaya nagtataka ako, sir, na red plate na, pati pa yung dokumento ng mga sakyan nasa kanila. Ay, wala na sir kasi yun nga nagkasira-sira na dahil yun nga walang maintenance. Nagbigay sila ng 1M na pera. Pero alam naman nila sir, labing tatlo yung sakyan. Hindi kakasya yung 1M. Kaya sabi ko, bata ang alam ko kasi, pag raid, sir, ang alam ko, issue lang sa amin yan, kumbaga sa gobyerno, inisyo.
Hindi namin utang, issue lang yan. Teka po, at sige po tay, kausapin lang po natin yung abogado ninyo, si Ma'am Attorney Juvie Ramirez Manwong. Ano po ba ang explanation doon? Bakit daw po, kasama daw po yata kayo noong usapan sa sasakyan? Magandang hapon po, Ginoong Senator, Mr. Chair. Ang katotohanan po yan, pagdating ko po sa CDC ng 2008, June 2008, tapos na po yung pirmahan ng Joint Management Agreement. Alam po ng mga katutubo. So, nung prinoseso po yung request ng mga katutubo na magkaroon ng kanilang sasakyan para gamitin sa pagtawid ng kanilang mga produkto mula sa bundok sa kabayanan. Ganun po nag-umpisa yun, sir. Ang ginawa ng CDC, ang pagkakaalam ko that time, ay since government corporation siya at merong government procurement law na nagdidikta na kailangang government procurement through public bidding, siya ang nag-procure ng mga sasakyan na ito. So, siya ang kumuha ng mga canvas at nakapangalan din sa pangalan ng CDC bilang procuring agency. Okay, ibig po bang sabihin nun, attorney, hindi yun binawas doon sa kanilang dapat na kinikita, yung 20%. Yung mga sasakyan na yun, hiwalay yun. Hiwalay po ba yun? Mr. Chair, ang pagpapaliwanag noon ay magiging advance ito sa 20% share. Pag-advance, pag-aari nila dapat yun. Advance kasi pera ni... That's their money. Tama pera po nila yun. Diba? Dapat ano yun? Ano ba explanation doon? Ano bang... Pati pa nga yung mga security niya, sir. Basta ang sinabi sa akin, sir, yung 20% net na yung kanya, walang mabawas sa perang yan. Basta dara-diretso sa inyo yung 20%. Pero ngayon, nagtataka ako, ngayon maniningil na kami, may kadamay na naman, pati na security, kami naman daw nagbabayad doon sa mga... Di bali sana, sir, kung security namin na hindi, security na CDC. Paano kami magbayad sa kanila yung security? Sila yung binabantayan. Ang totoo nga pa nito, sir. Kaya yun po, ito siguro, dito ito lang siguro pwede kong kuan bilang isang leader. At tatayuan ko naman, sir, doon sa mabalikan ko doon sa mga kagamitan na semento, hollow block, yero, hinaharang ng CDC pero ngayon hindi na pwede. Kasi sir, ang gusto nila, ayaw nang uulad ng Ayta, dapat masaya sila eh. Kung mapaganda yung bahay ng mga Ayta doon, sila ang sabi na, o tignan mo na nga ang CDC. Magaganda yung pang kasi maganda ang ugnayan nila eh. Pero hindi. Tatlong bakal lang, sir. Harangin na. Ayaw nilang mali nga yung pagproseso, sir, doon sa kanilang pagbantay. Dapat ang bantayan nila yung palabas kasi baka may mag-knockout doon sa loob. Pero hindi, sir, itong papasok, siya ang binabantayan na ayaw pumasok yung yero, bakal, ano-ano. Kaya sabi ko, sir, sa mga tao nila yung security, sino may order sa inyo? Order lang po. Sabi nyo sa boss nyo, magbigay siya ng order. Nang makita ko yung order, sabi ko, dapat na mapapahamak lang, sir, yung mga tao nyo. Binabawalan yung papasok sa ancestral domain, pero walang order kung sino ang nag-o-order sa kanila na bawal. Ako, magmula ngayon, yung pag-usap natin na ito, hanggang bumagbigay ako ng order na walang pwedeng aarang, na walang order galing sa inyo. Ako rin ang magbibigay naman order. Kasi sir, kung nahirap na kami. Sobra ng paghihirap. Sa loob ng 12 taon,
Sobra, sir, ang paghihirap ko talaga. Bilang isang leader, nagtiis, nagtiyaga. Pero ngayon, hindi na pwede. Nagpapasalamat ako, sir. Kahit hindi po ninyo alam, nung mabalitaan namin na humabol kayo, isa rin ako sa bumuhat at nagkumbisi para mahalal kayo. Dahil kahit sa pagbibida lang ninyo sa TV, masaya na kami pag nakikita kayo namin. Kaya sabi ko, sir. Salamat po. Sir, kaya ito, siguro ito na po yung chance namin at ito na yung malaking bagay na may kakampi po kami sa Senado. Salamat ikaw, po. Ikaw na yung sir. Maraming salamat. Salamat, tatay. Pero konting ano lang po tayo, konting lamig lang tayo, tatay. Total, malamig. Kailangan malamig tayo. Malamig tayo muna at magpapasalamat po tayo dahil kasama natin si Secretary Allen Capuyan. Dati, pareho po kaming nagserbisyo din. Kaya alam ko pong ang pagmamahal sa inyo niyan ay buong puso. Sunod lang po tayo sa NCIP. Huwag muna po tayong masyadong magka-Robin Padilla. Huwag muna po, ha? Ano lang tayo? Relax lang. Relax lang muna po tayo. At kanina naman po, kausap natin yung CDC. Handa naman po sila. Sabi nila, ang iniintay lang nila, mabuo kayo. Yes, sir. Yes, at kapag ka nabuo kayo, handa na po silang makipag-usap sa inyo uli. Kaya po, lamig, konting lamig lang po tayo. At tandaan nyo po, pupunta pa po kami doon. Yes, sir. Hindi pa po dito natatapos. So, ngayon lang po, ang inaayos lang po natin, yung mga issue, katulad po noong pera. Tatanungin lang po natin kung nasan yung pera ninyo. Pero yung patungkol po doon sa JMA, ang ganda naman po ng sinabi ng CDC. Handa po sila na makipag-usap at humarap po sa inyo kasama ang NCIP. Napakagandang balita na po yun. Yes. Sabi nila kanina, handa sila na ribisahin kung ano man ang mga naging agreement at magiging witness po tayo dyan. Yes, ang Senado, lalong-lalo na po ang ating Senate President, ano, sa kabilin-bilinan po niya talaga na ayusin itong problema ng ating mga katutubo. Kaya ang Senado po ay nasa likod po ninyo, tatay, at mga katutubo. Opo. Ayusin lang po natin to. Katulad attorney, ma'am attorney, kailangan maging maliwanag yun. Oo, yun yung mga issue na hindi natin pwedeng isang tabi. Katulad dun sa sakyan. Kasi advanced daw yun. Hindi sila nagkakaintindihan doon. Kailangan maayos nyo po yan. At hindi natin yan maayos ngayon. Maaring sa susunod po nating hearing, makapag-report po kayo sa amin kung anong naging pag-uusap nyo ng CDC patungkol doon. Kasi contradicting po yun eh. Pera nila yun eh. Pera nila yun, dapat plate number noon, private. Opo. Mr. Sir, tama po yun, Mr. Chair. Ang mas makakasagot sa kung anong nangyari ay ang finance ng CDC po. Ang legal, kung saan ako konektado noon, nung panahong yun, ay siya lang yung gumawa ng dokumentasyon. Pero yung, as to yung procurement process, yung sa finance department. Hindi po, asahan. Makipag-ugnayan po kami. Po, ma'am, ha? Hingi po kami ng, ano, ng report dyan. Tapos ngayon po, ang gusto po namin malaman, excuse me, ang sabi po ng Land Bank, walang account ang CDC sa kanila. Ano po ang masasabi po ni John Attorney? Yung pong sinasabi nilang trust fund, wala po akong alam na trust fund. Ayun. Sabi po ng COA na ni-report kanina ng NCIP, 2007 yata yun, 2009 ba yun? Na meron ng 15 million. So 2009, may 15 million. At 2021 ba po yun? Ito po yung computation, sir. Ayan. Pwede po bang... Ayan po. Andyan po yung pera nila. Na kanino po ito? Na kanino po yung pera? Nasa account. Ha? Noong December 2021, meron pa po kayong 15,897,000.
Akala ko 19 million sa report namin. Huwag niyo sa akin na hanapin yung 4 million, ha? Wala pa akong sweldo. sa report sa amin, 19 million, ha? Galing po sa COA? COA report. Ayan. Galing po ito. Ang sabi po dito ng Commission on Audit, galing po kay Ma'am Janet D. Caparas. Nakalagay po dito, this concerns the above subject which remain unsettled to date. The audit team noted, based on available records, the 20% share of Tribong Ayta as of October 31, 2019, which is being recognized as other payables, JMA and CDC books, amounts to 19,203,635. Ma'am. Apo, galing po sa COA po ito, sa Clark Development Corporation Commission on Audit, galing po kay Janet D. Caparas, State Auditor 3, OIC, Audit Team Leader. Sir, for the information of the body, the Commission on Audit has three sectors. The national government sector, to which the two of us belong, the CDC auditor belongs to the corporate audit sector, and those in the municipalities, provinces, and highly urbanized belong to the local government. That lady might be and might belong to the corporate audit sector. Okay. Ito po ba, nakalagay po kasi dito ay Commission on Audit. Yes po. Ito po ba, nasa ilalim din nyo? Yes po. Pwede niyo po bang utusan ito? Opo. Na mabigyan po talaga tayo ng tunay? Kasi dalawa po ito, may 4 million, ma'am. Baka sa akin hanapin yun. Delikado yan. No. If the auditor who signed that certification said so, that CDC, in the books of CDC pertaining to the account of the Tribong Ayta, has 19.2 million. Definitely, she can attest to the authenticity of that. No. At 19 million po talaga? No, it is stated in your resolution. Ah, okay po, okay po. Mr. Chair. Sige po, ma'am, ha, hingi po ako. Ay, yes, sir. Opo. Ay, excuse me, Chair. Ay, you can address your letter request to our chairman. Okay po. Thank Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Opo. Paki-note, ma'am, secretary. Sir? Yes, Mr. Your Honor. I'd like to suggest, medyo details nito ng konti, but in relation to the money, pagharap ng CDC at saka sa GMC, I suggest that there will be a presentation from the CDC of the year-to-year income ng community. So dapat ang nandun sana ay yung finance at saka yung COA para matutulungan kami dito ng COA. So if there is a meeting, sir, the presentation of the year-to-year income since it started. Kasi I don't know kung that 19 million is the sum total of the so many years or is it only for 1 year. So maganda, there will be a presentation every year na ito yung kinita ng Ayta, 20%. Then ito yung pinagbabawas namin. So from there, I think maging clear sa community na nagkaroon tayo ng tamang pag-usap. Pagdating sa pera po, Your Honor, yun po ang aking suggestion. Thank you po. Apo, napakaganda po. Napakaganda po ng inyong suggestion. Payag po ba kayo doon sa sinabi ng ating secretary? Opo, yun nga po. Talagang ang gusto po namin, request po talaga namin, kagalang-galang na senator, na talagang i-require po talaga ang CDC na ilabas po lahat ng kontrata sa lahat po ng locators, kasi doon po natin makikita talaga ano po yung naging kontrata ninyo at doon po makikita magkano po ba talaga ang kinita namin. Siyempre, hindi lang po ang 20% talaga. Dapat yung kabuong 100% makita po natin, kasi paiba-iba po yung mga binibigay na figures po sa amin, mahal na senador. Kaya po dyan po kami talagang nagdududa po. CDC? Kagaya po na nasabi ko, pwede po nating isa sa mga topic sa Joint Development Council meeting, dahil kumpleto na ho sila. Doon sila ho magtatanong. Require nyo ang CDC na i-present nila sa Joint Development Council meeting.
Yun, napakalinaw po, pumapayag po sila. Dahil yun ho ang body na kinrate ng joint management agreement para tingnan kung nasan yung idea, yung development fund na yun. Okay. CDC at attorney, nasaan po kaya yung pera? Nasa inyo? Nasaan po yung 15 million o 19 million? Wala sa akin, ha? Wala rin po sa akin, sir. Pwede po natin ba? Kung nasa banko o nasa... Ang pinanso may, kasi may ano nito eh, kami ano lang po, sa legal lang. Saka, po sa next natin na hearing, baka ma-produce nyo po sa amin kung nasan lang yung pera. Opo. Habang susulatan din po namin yung COA kung magkano talaga. Opo. Kung yun lang pong ang pag-uusapan natin tungkol sa kung nasaan, siguro masasabi po natin. Pero yung pong details ng account, eh medyo, Attorney Hurada knows this, medyo masalimuto yung ng konti yun dahil may kaso po. Baka masubjudice tayo. May kaso po ang? Yung pong 20% na yun. Yung po ang claim ni Mr. Oscar Rivera as chairman of Dibata, Bamban Ayta Tribal Association. So yun ho ay maaring na-dismiss na, pero meron pa ho silang motion for reconsideration. Sino po ang may kaso? Hindi ko alam yan, ha? Yan ho ay ifinail ni Mr. Oscar Rivera. Kanino po? Claiming... Siya raw ho ang representative ng Tribong Ayta. Na nalaman natin ngayon, ang representative ay ang samahang Tribong Ayta. Kaya ho, dinismiss ng husgado. Pero nagfile pa ho sila ng motion for sino reconsideration. Sino po ang nagfile? Okay. Nagdimandahan po kayo. Dinimanda po kami. Dinimanda niyo sila. Ni Ginoong Oscar Rivera po ang CDC dahil talagang noong pong panahon na yon talagang hindi po namin alam yung mga... Kasi talagang inaalam po namin talaga ang kita po ng aming ancestral domain. So si Uncle Oscar po, nag-file siya ng auditing. Collection. So ngayon po, alam ko, last August 15, nagkaroon po kami ng... Joint Development Committee meeting, binigyan po kami ng kopya na na-dismiss. So ngayon po, kung... ano po kayo? Motion for reconsideration po ba kayo? Ano po ang ginawa nyo? Yung po yung tinanong ko kanina yung... Secretary, sige po. Diyos, sisingitan ko. Naintindihan ko sila. Kasi nagkaroon kasi ng in-bank resolution na STA na yung magipag-negotiate sa CDC. In the hope ng aming commission that time na itong STA na negotiating team sa CDC ay mag-create ng environment na magsasaayos yung IPS, magsasaayos yung IPO. So, naintindihan ko sila na prinotistahan nila yon. Kasi nga, maybe the wisdom of the commission that time and their wisdom, pwedeng hindi nagtugma. Ang CDC naman, on their part, dahil alam nila na STA na yung sinabi ng NCIP, hindi sila nag-action in favor kay Mr. Rivera. Pero si Mr. Rivera, hindi mo rin masisi na nag-file ng kaso kasi pinotestahan din nila yung action ng 8th Commission ng NCIP. In fact, ako nga, dalawang kaso ang inabot ko kay Mr. Rivera. Pero I did not take it personal kasi ang bottom line talaga nito is punta tayo sa kultura. Para laliman natin, para lahat, wala mang kukunta sa kultura, sa katutubo. So doon kami lahat nag-unify. So nonetheless, yung issue ng, personally sa akin, yung issue ng pagkaso-kaso, para sa akin, it takes its side. Para siyang, it becomes smooth and academic sa kanila. Katulad sa amin, we will formalize also in our in-bank resolution, do we recognize the new IPS and IPO, hindi lang natin napalaliman ng wordings na yung STA ay hindi na natin nirecognize. In fact, sila na rin ang declare yung buong community na wala ng bata, wala ng mata, wala ng STA. At siguro suggestion ko ma'am sa council, gumawa ang IPS ng resolution na pirmahan ng lahat na formal na isinatabi. Very good. Sige, isubmit nyo sa amin para magkaroon kami ng special in-bank at sasabihin din namin na ang STA ay hindi na ang official na recognition at ang commission in-bank ay susulat sa CDC
Pakiano lang, Director Gillian, susulatin sa CDC, formally informing CDC, na ito na yung official na pangalan ng IPS at pangalan ng IPO, at ito naman ang mag-compose sa joint management team on the side of the IPS-IPO. Yun ang sir aming gagawin na action. Okay. Sige po. E paano po yung kaso? Sinimula nila yan eh. May mga incident kami na pati kami kinasuhan ng mga proponent. Sa term ko, mga dalawa ang naayos namin na nag-decide kami na maayos to. Pero I got your point, sir. Baka may palikante ng korte na sinasabotahin natin yung nasa korte kasi nga may mga ginagawang action, either kami o kayo. So in this case, si Mr. Rivera, formally umatras na siya doon sa yung kaso na kanyang inaangat. So may kaso ka na inaangat sa CDC, wala na rin yun? Bago ko alisin ng kaso, sir, kasi hindi po maliwanag sa akin yung sharing namin na yan. Doon sa pastulan, 1 year, 17 million. Ay dito, 12 years na mahigit pa. Po maging 14 years na, sir. Hanggang doon lang kami sa 19 million. Kaya ako, duda ako, sir, dyan. Kahit hindi ako nag-aral, ang dami naman yung mga allocator na andyan, sir. Lalo-lalo itong yung BB. May mga locator na nakapasok na dyan, sir. Ang una pa po, yung itong quarry, itong ilog, dyan sila kumikita ng gusto. Daan-daan na truck nang lumalabas dyan. Kaya nakakapagtaka, ba't hanggang 19 million na lang, samantalang 14 years na. Sa pastulan, 1 years lang, may 17 million sila. Kaya, duda ako, sir. Kailangan ipalabas lahat yung mga ano-ano dyan. Kasi pag hindi po nahalungkat, husto ito. Kahit na sino naman, sir, makapag-isip ng hindi tama. Kasi 14 years, 19 million lang. Nakakapag-kwan, sir. Kaya ako, yung nga po, ganun pa man, sa pag-ninegosasyon, naman nandito naman si chairman, sir, ta hindi naman nagpapabaya sa amin. At saka itong mga abogado namin, kailangan patuloy yung pag-audit, sir, sa kung na yan. Sa pera, kasi duta talaga kami, sir. Kami mga Ayta. So, ganun lang po, sir. Salamat po, Tay. Ma'am, balik po ako sa legal ng ating mga katutubo. Sa inyo po ito talaga. Kasi ang CDC, handa na silang makipag-usap. Ang problema, hindi matuloy dahil may kaso. Ang gusto ng ating tatay, gusto niya tuloy ang kaso. Ano po ba ang inyong advice? Kasi ang NCIP, siyempre susundin kung ano ang gusto ng katutubo. Kayo po, bilang legal advisor nila at legal counsel, ano po ba? Yes, Mr. Chair. Ang katotohanan po, hindi po kami yung abogado nila sa kasong binabanggit po. So, pero dahil nandito na po tayo at ang gusto natin ay pagkakaisa at ma-address lahat ng issues ng mga katutubo, ang sinadjust po namin ay i-withdraw na lahat yung mga final na mga kaso, Mr. Senator. CDC, medyo masalimuot to. Kasi maganda yung advice ng legal. Kayo naman, gusto naman ninyo maayos. Ang si tatay naman, gusto naman ilabas ninyo yung 14 years na records ninyo. Ano ba ang pwede mong maiano doon? Yun nga po, mahal naming senador, no? Tama po yung sinabi ni Attorney Man Wong. Show of good faith ho yun. Kasi pinangako namin sa kanila that these problems will be threshed out doon po sa pamumunuan nila na Joint Development Council. Doon po lahat ng gusot, lahat ng hatian, lahat ng development projects, doon po lahat talaga pinag-uusapan. So kung halimbawa si Mr. Rivera,
ay naguguluhan doon, maaring sa pamamagitan ni Secretary Capuyan, NCIP, ay mag-request sila ng accounting doon mismo. Kanya nga po, magpakita tayo ng good faith. Ngayon, kung gusto ninyo ng yung kaso, hindi kami pupunta doon sa JDC, magkasuhan na lang tayo. Wala akong mangyayari sa atin. Eh kami ho nauna nagpakita ng good faith kasi gusto namin talagang maayos na ang lahat na ito. Kaya nga sinabi ko kanina, mahal naming senador, na lahat ng mga issues sa to itatackle natin sa Joint Development Committee. Kasi po yun ang body na binigay ng GMA para talagang itong mga problemang ito ay masolusyonan. Ganun po, amin. Maraming salamat po. Sige po, Attorney Roman. Tama po yun kung ang sinasabi nila ay GDC. Kasi kami sa regional officer, kami ang nag-schedule ng GDC. Nung nakaraan si President Sir Garland, nagsalubong na kami actually, nag-usap kami. Pero may maayos sanang mas maga bago tayo mag-proceed. Unang-una kasi yung pinag-uusapan nating GMA, ang direction ba natin ay amendment lang? Kasi doon nakabase po Sir Chairman yung GDC. Kung i-amend lang yung GMA, big sabihin, yun pa rin ang binding relation natin, CDC, NCIP at saka community. So problema doon kasi yung original na JMA nyo, nakabase yun doon sa unang ano eh. Yes, sir. Nung binasa ko yun, nakabase yun sa unang laki. 10,000 yata yun, di ba? 600 nung una. Tapos, nung nagsukatan na, 10,300 na lang. So, doon pa lang, may problema na yung ano na yun eh. Oo, dapat talaga, boss, maayos yung ano na yun. Hindi matibay yung ano na yun eh. Hindi matibay yung agreement na yun. Dahil sa sukatan pa lang, sumabit na. Opo. Yes, sir. Mr. Senator, Sir Chair, ulitin ko po yung suggestion ko po. Mas maganda po talaga hindi lang amendment ng GMA, kundi ay magpasa po tayo ng batas para nga po ma-amenda po itong charter ng ano ng BCDA. May special provision po, Sir Chair. Bigyan niyo po kami, Sir Chair, ng 10 to 15 days maggawa po ng draft na batas para ma-address po itong lahat. Palayain po natin sila, Sir Chair. Sabi nyo nga po, huwag po tayong maging mananakop sa sarili po nating mga kapwa-katutubo. Mapakaganda po niyan, Attorney Valenciano. Yan din po ang gusto natin. Mas maganda kung kayo po ang mag-draft, makita namin. Tandaan lang po natin, ano, meron po tayo sa konstitusyon natin na sinasabi doon, no law impairing the obligation of contract shall be passed. Tandaan lang po natin yun habang ginagawa nyo yung draft para po mas paayos po natin. Tandaan lang po natin yun. Kami po, open po kami. Katunayan, mas maganda kung dalan nyo na po ngayon. Mabasa na namin yan. Pero sa susunod na meeting po, lahat po ng papabor sa ating mga katutubo, gawin po natin at wag po natin palagpasin itong pagkakataon na to na itong 19th Congress ng Senate sa pamamahala po ng ating Senate President na si Mig Subiri. Talaga pong, dahil si Migs po, tiga-bukid doon yan eh. Marami din pong katutubo doon. Kaya po ipinagbilin niya talaga to itong committee na to. Hintayin po namin yung draft sa Secretary. Meron po pong gustong magdagdag? Sir, may dagdag pa po ako. Sige po tayo. Sorry tayo. Sir, yung pag-withdraw po walang problema yan eh. Madali lang ma-withdraw yung mga kaso-kasong yan. Kasi ako rin, gusto ko yung talagang babalik kami doon sa unang pagsama-sama namin noon. Ang totoo nito, sir, may office din ako sa CDC noon. Sa loob po ng 4 na taon, doon ako nag-o-office sa CDC. Kaya lang, nung napalitan na si Levy Laos, umiba na sir yung takbo nung nasa opisina, yung president ng CDC. Medyo hindi na kami nagka-intindi.
ang ginawa ko, sir, umalis na lang ako. Umalis na lang ako, bumalik na ako sa bundok. Kaya ako, sir, ganito, ang pag-withdraw po ng kaso, walang problema yan. Kaya lang, sir, tulungan niyo po kami. Kailangan sa loob po ng 14 na taon, yun magmula noon, kailangan ma-audit yan, sir, dito mismo. At dito mismo, sir, i-withdraw ko po yung kaso. Sir Oscar, ayaan niyo po, bibisitahin po namin kay uli doon. Ang susunod po nating hearing ay doon po sa inyo uli. Yes, sir. Ang gusto lang po natin, maumpisahan niyo na yung pag-uusap ng CDC. Para po pag nag-hearing po tayo, hindi mo lang po tayo abutin ng isang linggo. Kailangan mabilis po yung ating pagdinig. Opo, kaya habang nag-aantay po tayo ng susunod na pagdinig, nag-uusap na po kayo. Kasi napakaganda po na lahat bukas. Napakaganda po nito. Nandito din po, ano, nagpapasalamat po tayo sa NCIP. No? Dahil talagang nandirito po sila sa tabi ninyo at handa po silang mag-assist. Sa pagkakataong ito, kung ma-amendahan man po yung JMA na yan o papalitan, meron na kayong abogado ngayon sa tabi po ninyo. Ang maganda po dyan, handa silang buksan ang lahat ng libro. Napakaganda po nun. Tay, yun na po siguro ang pinakamaganda sa lahat. At sa harapan ng NCIP. At nandyan din po si Ma'am. Oh, kita nyo naman, pailalim ang tingin ni Ma'am sa akin, sa COA. Suggestion ko lang ho, sir. Sige po, sige po. Kasi, Mr. Oscar would like to request for the full details of the would like to mention, pag in-accounting nila ho yun, hindi yung accountant ng NCIP po. Hindi po, hindi din COA. Dapat may sarili silang accountant. Private sila eh. Ayan. Private, may problema ka na uli. Maghahanap kayo ng accounting ninyo, ma'am, kasi sir. Gusto nila full details. There's no ano problem that. Willing naman silang i-disclose. O fully. O, pero huwag i-re-request yung si Jen Pusal. Kasi may trabaho siya sa NCIP. Huwag din i-re-request kami o sino man. Mag-provide sila na sariling accountant nila. Huh? Yun, pero, talagang dapat po natutuwa kayo. Ha? Kasi ang tingin yes, po sir. Sa inyo, korporasyon na. Opo, opo. Aba, isipin nyo. Lalo na pag natuloy na yung building ninyo. Aba. Oh, sir. Kami naman, ako naman, sir, talagang nagpapasalamat naman ako. Ito nga, sir, magmula nung umupo yung aming chairman sa NCIP, medyo gumihawa na ako. O kasi, sir, kahit saan ipapatawag niya kami o may meeting tayo doon. Palagi ang meeting, doon medyo nakuan na ako. Kaya ako naman, sir, malaki talaga pong kuan na itong bagay na nandito kami ngayon, lalo-lalo sa pamamagitan po ng ninyo na makakatulong sa amin. Dito siguro, kung 10 po yung pasan namin, 10 sakong bigas, alos naging, kuan na lang sir, naging 5 sako na lang. Oh, pero mayroon pa rin sir pasan. Ano po, makikibuhat na po kami ni Secretary dyan. Huwag lang nyo sa akin nahanapin yung 4 million, ha? Sir Robert. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Tsaka sa ating mga kasamahan dito. Siguro po, dahil yung usapin natin sa GMA, may amendahan tayo. Dahil pag-usapan din natin kanina, narinig din natin lahat na regarding sa pera, mayroon 15, mayroon, ilan ba yun? Ilan bang binigay ng COA dyan? Mayroon pong 15, mayroong 19. Ayun po. So apo. Yan, pero yan, medyo kalayuan sa katotohanan din. Pero mas maganda, mag-auditing muna po tayo bago mag-amendahan tayo sa GMA. Kasi yun pong importante para sa amin eh. Dahil hindi po namin alam kung saan napupunta yung pera. Di ba nabanggit kanina na walang, hindi na alam kung nasaan yung pera. So yun po, total, kami may mga, ano na po kami eh, accounting na pwede makaantabay sa amin para po naman mapalinaw para sa aming mga leader at saka mga kapatid nating katutubo. Yun lang po, maraming salamat. Sir. Opo, opo, malinaw naman. Ah, sige po, Tay Roy. Hello
Opo, magandang hapon po. Yung po ng akin naman, oh, Mr. Chair, regarding po dun sa, ano, dun sa Gate 14. Kasi sa totoo kasi, nag-share kami nga 2 hectares sa, ano, sa CDC. 2 hectares yung senior namin sa CDC. Ang pinaupan niya dun sa BBI is 44 hectares. So nagulo kami ng ano ngayon, nagulo kami ng BBI ngayon. Siyempre, babawiin namin yung 42, yung 42 kasi 2 hectares lang yung binigay namin. Nagkagulo kami ngayon doon. Ngayon ang nangyari, dinalan ako ng ano doon, dinalan ako ng pulis, dahil nga doon sa away namin sa lupang yun, di naman ako na ano doon, Mr. Chair, na aatras ako kasi lupa namin yun. Hanggang sa binigay namin yung boundary nila doon sa 2 hectares, pero overlap pa rin sila ng mga 3 hectares pa rin. Kaya ang gusto namin, sir, doon sa ano, total, nandun na, nabakura na nila yun sa kanila, sana wag na nila kami pakialaman doon sa Gate 14. Kasi sayang naman yung lugar kung hindi namin matitirikan ng bahay, lalong-lalo na ito, sa totoo nito, sir. Ang sinasabi nila, tinutupad naman nila yung ginagawa nila kapag may naglalabas ng materialis. Ilang araw pa lang ako nakakaraan nitong kuan ito, itong buwan na to, nagulo kami sa CDC. Kasi may dumating na taga-ibang bansa, taga-Kenyan. Tinulungan yung isang matanda doon sa amin, pinatayuan siya ng bahay. Vlogger siya ng ibang bansa. So, ang nangyari ngayon, nagpatulong sa akin yung vlogger na foreigner, natulungan yung matanda. Ang nangyari ngayon, lahat ng sinabi ng CDC, tinupad ko. Ang sinabi niya, ganito ang gawin mo. Tinupad ko lahat ng sinabi ng CDC. Pagbalik ko, nag-iba yung usapan namin. Hanggang sa napunta kami doon sa away. Sabi ko, hindi naman ganun kanina yung utos mo, sir. Nakakaya naman dito sa foreigner na kasama ko, kakong ganun. Tumutulong na nga, kakong ganun. Ako, leader ako sa community, napakasaya ko. Merong taga-ibang bansa na pumunta sa Pilipinas, tutulong sa kapwa Pilipino natin. Hindi kayo masaya, kakong ganun. Dapat masaya kayo, kakong ganun sa kanila. Kasi tagay mong bansa yan. Tapos sabi sa akin ni ano ni Attorney Bonnie sa CDC. Sabi niya, "Wag mo nang inglisin dito, nakakakaya. Makakabot tayo ng ibang bansa." Hindi. Hindi tayo pwedeng mag-inglisan dito, sir, kasi mga foreigner yung kasama ko. Nakakahiya, baka akala ibebenta ko. Kakong ganon. Kaya yung sinasabi nila na basta asikasuhin lang yung permit, mahirap po yun, sir. Kasi ginagawa na namin eh. At ginagawa pa rin yung pampipigil sa amin. Kasi gaya namin, sir, na ano, nasa bundok, nangarap. Sa tagal ng panahon, puro kami nagpapalit ng bahay, kugon, taon-taon nagpapalit kami. Ngayon, nangarap yung katutubong niyan para makapagtayo man lang na maliit na simento para hindi naman taon-taon nagpapalit ng dingding, kahit bubong lang yung papalitan ng taon-taon, kugon siya, simento yung baba, medyo matibay naman siya. Eh, hindi, sir, eh. Mga ilang pirasong haloblak lang, haharahin nga sa daan. Pero yung malalaking na di-deliver sa loob ng ancestral domain, hindi nila nakikita yon. Yung nakikita nila, yung maliit. Yung malaki na nakatrack, hindi nila nakikita kasi ang kuwan nila, sir, yung resibo nila, kuwan kasi tatlong tao yung nakamarka doon sa resibo. Eh, kami, wala naman kaming imamarkang tatlong tao doon sa resibo. Kaya nahuhuli kami. Ganun ang nangyayari sa amin, sir. Ang hirap talaga. Kaya yun lang po ang pakiusap namin sa CDC. Tsaka huwag na kaming pakialaman dun sa pinag-awayan namin Gate 14 ngayon. Kung saan tayo bumaba, sir. Dun sa, ano, sa may hangin bridge. Kasi kailangan namin gamitin yung lugar na yun. Kasi lumalaki yung populasyon namin eh. Kasi dun sa taas, mayroon na tayong high school building dun sa taas. Tapos yung dito sa baba, palalaki naman natin yan para maglobo naman yung ano, kasi masisipag gumawa tayong mga kulot eh, kaya mabilis yung ano, mabilis yung pagusbong. Yun lang po, Mr. Chair, salamat po. Abay, dapat pong magpakarami kayo. Ayan ang sikreto. Mr. Chair, dapat ay dumami. Opo, yes ma'am. Karagdagan lang po para maging klaro din po sa atin. Isa pa po sa issue namin, kasi sa joint management agreement, alam po natin na ang responsibilidad ng CDC talaga, siya yung sa pagbabantay eh. Siya yung magsi-security.
Ang nangyari po ngayon, for 14 years, naubos na po yung lupa namin. Wala na kaming mapadevelop. Kasi po, lahat alos nang nasa ancestral domain namin, mga malalaking tao na, mga politikong tao na, mga ano na, nagkaroon na ng bentahan. Kasi po, kung titingnan po natin, kaya kung ipipresent po ng CDC, kasi sila naman yung nag-i-inventory po dyan eh. Sila yung araw-araw pumupunta sa loob ng ancestral domain. Kaya yung sinabi po ni Chief Ting kanina, bakit yung maliliit? Kami po pag magtatayo, kagad naku-question. Kagad ipapatigil kami. Bakit yung mga nagpalawak ng nagpalaki ng mga resort? Wala naman din permit sa CDC, hindi rin daw dumaan sa CDC. Pero, may security doon. Bakit napapapasok po? Yung mga, marami na po malalaki ngayon na resort doon sa amin. Nagtaka kami bakit nakakagawa po sila. Hindi nababantayan ng CDC. Ba't yung maliliit nababantayan niya kami? Mr. Chair, can I add to that? Okay. At a quick look, ang County 025 pumasok sa loob ng CDC area. Tama po ba? Itong pagharang sa gate, dahil walang pag-uusap ang CDC at saka ang community, kung ano ba ang master plan ng CDC sa whole area at ano rin ang master plan ng community sa area, alang naman ibigay rin nila lahat. So I think it is a central task na i-briefing ng CDC ang community, ano ba ang kanilang game plan sa County 025. Kung ang plano ba nila is okupahin lahat at mag-ipon-ipon sa 1 square meter yung mga katutubo. Ang katutubo, they also deserve to be heard. Kung sila ang tanungin, ano ba ang gusto nilang mangyari? Kasi tama yung sinabi ni Commissioner Valenciano. Ang katutubo, tanggalan mo siya ng ilog, yung huni ng ibon, yung punong kahoy, sa atin na nasa syudad, baliwala yon. Pero itry mo tanggalin yung mall, di ba magwawala yung nasa syudad? So kung ang nasa syudad ay gusto ang mall, ang katutubo may gusto rin na dapat mapreserba sa community. So dapat very clear yan as a discussion sa next meeting. Ngayon, this is my guidance, Mr. Chair, sa NCIP Region 3, na ang CDC, magbigay sila ng inventaryo na nakatira sa loob ng County 025. I-check ngayon natin ang record, tapos lahat yan i-showcos natin. I-showcos natin ang lahat na nasa loob ng County 025, lahat na resort, lahat na pamamahay, na paano sila nagkaroon doon ng resort at paano sila nagkaroon doon ng bahay. Hindi naman natin sinasabi na mali yun. Hindi, tama yun. May bintahan din nangyayari sa katutubo. Reality yan. In fact, I must say na nirecognize yan ng ating mga katutubo pamayanan. Pero this is one thing clear also. Na once ma-strengthen ang kanilang IPS at saka IPO, ay pag-usapan nila yung mga nabinta na mga lugar na nanggaling sa kanila. Kasi dapat talaga bawiin lahat yun. Pero ang pagbawi noon, eh, may pagrespeto kasi mamaya may tumayo na doon. So magiging lease siya, Mr. Chair. Hindi siya sold. But magkaroon na, for example, bininta ko rito, magkaroon dapat ng agreement ng pagrerenta sa lugar na yan para hindi siya bininta. So property pa rin siya ng community at may kasulatan na. What I'm saying now, Mr. Chair, this is the problem that we have all over the country. Ang daming ancestral domain na inangkina ng maraming tao. So, I'm happy para itong test case sa County 025, the fact na we are in one table nag-uusap, we can find a common solution beneficial to all. And they're prepared. Ako ngayon natuwa nung marinig ko na malalim na pag-uusap yan na gagawin ng IPO. Kasi yung mga lupa na yan, kung nabinta man yan, karamihan dyan dahil sa kahirapan, pangangailangan, kapit sa patalim. Naintindihan ko yun. Kung ako po, Mr. Chair, ay nasa County 025 ngayon, baka kasama na rin ako sa nagbibinta. Reality siya. But that reality must be solved. So yun lang po ang akin, Mr. Chair. Salamat po. Maraming salamat po. Sige. Pwede ho ba? Salamat po, mahal naming senador. Isa ho sa mga obligasyon ng mga kapatid nating katutubo dito sa joint management agreement ay ito po ang sabi at i-quote ko,
nauunawaan ng tribo ng Ayta na walang anumang pagpapaupa, pagbibigay ng koneksyon, ng konsesyon o lisensya, pahintulot o di kaya ay pagpasok sa anumang kasunduan sa pagbabahaginan ng produksyon sa loob ng lupaing ninuno nang walang anumang kasulatan ng paunang paunawa at pahintulot ng JDC. Sabi po nila, nauubusan na sila ng space, dumarami sila, pero ito, hikinonfirm na sa atin ni Secretary Capuyan, nalaga na pambentahan doon ng lupa na dapat minamanage na CDC para ma-realize natin yung income, maibigay yung porsyento nila. Ito po. Mr. Chair. Teka muna. Hindi po. Sir, ganito para baka mapunta lahat na sisi sa katutubo. Hindi po ako nagsisisi kaya dito. Ang punto ko rin, ang taong kumakapit sa patalim ay sa kadahilan ng hindi nila nakita yung sinsiridad ng kausap nila. Actually, there is more burden sa CDC na ipakita ang goodwill at saka good faith sa community. Kasi kung nagtatayuan yung mga building dyan, kinukuha yung mga lupa, pero hindi napakita. Actually, I agree na may problema dahil hindi sila na-unite. But that disunity is not a reason, to be honest about it, na wala tayong gagawin na patuloy silang serbisyuhan. Lalo na sa corporate social responsibility. Kung na-hold man yung royalty. So, ang point ko lang dito, baka nag-send, ang dating I'm sending a wrong signal, I still stand na given their limitation, the burden is more on CDC and even NCIP to really do something that we will build their confidence. Teka muna, relax na tayo. Huwag na tayo magbinta ng lupa. Huwag na ganito kasi kitang-kita na natin. Baliwanag na yung ruta. It's just a matter of time. Pero if we will not be showing sincerity, sigurado ako, kinabukasan may magbinta na naman ng lupa. So, nasa atin ang burden na nasa gobyerno. Kasi ang CDC, technically, is with government also. Sir, good afternoon po. Ako po si Attorney Ace Arcilla. Part po ako nung isang TWG sa JDC. So, gusto ko lang pong i-inform din po lahat kasi medyo sa personal kong nabubugbog. Parang gusto ko lang pong i-inform na when the NCIP issued yung and bank resolution po noong 2018, no, we recognized yung STA. Ni-recognize namin po ang STA. Sa katunayan po, nagkaroon ng mga meetings ang JDC noong mga panahon na yon. Meetings tungkol sa pag-amyenda ng JMA. Meetings tungkol sa kung anong gagawin doon sa natitira pang mga espasyo na pwede pang paupahan sa katutubong lupain nila. May mga diskusyon din po na yun nga na tinalakay na maliit na lang yung available na mga portions ng CADTI dahil nga po doon sa mga nangyaring mga bentahan, may mga investors na nagpatayo ng mga kung ano-anong structures na hindi naman po dumaan ng CDC or ng JDC for that matter. May mga diskusyon po kung paano a-actionan yon ng JDC, kung ano yung mga steps na gagawin or mga options para doon po. Yun nga lang po, nagkaroon ng hindi natuloy yung mga ganong pag-uusap at pagpaplano dahil kailangan nilang tapusin yung kanilang IPS at IPO. So ngayon po, na nandito na tayo, because that's water under the bridge, ngayon po na nandito na tayo, meron na silang IPS. Ito po yung pinaka aabang-abangan ng CDC. Even before, sinabi namin lagi sa NCIP, kung sino po ang italaga nyo, sabihin nyo sa amin kung sino yung official na pwede namin kausapin. At from there, we will work it out to implement yung aming JMA. Hindi naman po siya imposible kasi ang subik po, ginaya lang yung JMA namin eh. Pero sila po, tuloy-tuloy ang implementasyon. Bakit ganun? Kasi iisa lang yung tribe na kontrata ng Subic doon. So, madali lang po silang makapag-usap, makapag-plano ng mga proyekto nila. Ganun po sana ang gusto rin namin mangyari.
Ang sinasabi ko lang po, sir, yung CDC po, hindi po kami kaaway ng katutubo. In fact, kaya po kami nakipagkontrata ng JMA sa kanila para po matulungan sila, para po mapaunlad yung kanilang buhay. Kung yun nga lang po, siguro, we all of us, we are just victims of yung circumstances po na yun nga, yung mga nangyaring hindi pagkakaunawaan sa loob ng mga pamayan ng tribo. Tapos, yung mga hindi, dahil doon, naapektuhan din po yung pagkikipagrelasyon nila sa amin sa CDC. So, yun po. Kaya po nagtagal nang nagtagal na parang walang nangyayari. Gayun pa man, sir, yung pong binigay namin na talaan ng mga kita ng CDC doon po sa mga registered sa amin na locators, yung pong 15M na nakalista dyan, na audited din po ng COA. Yun na po nakalagay doon kung sino yung mga locators na rehistrado sa amin. So, other than those locators, hindi po nakaregister yung mga ibang nakatayong locators doon sa within the CADI. Yun po. So, I hope from here on, magkaroon na po kami ng maayos na pagrelasyon and pag-uusap with the IPS at towards the implementation po ng JMA. Yun po. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Attorney Arcilla. Meron pa po kayong panghuling salita? Medyo... Halikan ko lang, sir, yung sinasabi nila pong bentahan. Alam po ninyo kasi, nakakapagtaka nga eh, yung mayayaman na nagbebenta pa ito pa kayang mga Ayta na kumakain na lang ng saging o kamuti sa kanilang lugar. Kaya ito nga po, alam po ninyo, yan ang isang pinakamalaking tinitignan kong mali na naganap nangyari nitong nakaraan na araw. Si kung kila kung alam po ninyo si Mr. Payal doon andoon, pinakamalaking building. Nakakapagtaka, sir. Si Payal doon, sir. Nakakapagtaka. Yung dating Bureau of Customs, si Colonel Payal. Yes, sir. Nakakapagtaka, sir, ito ang security. Kaya kung minsan, at hinuli ko na, pumasok, sir, yung backhoe at saka yung glider. Kala nila wala ako. Sinusundan ko yung backhoe at saka yung glider. Ito na naman ka ako. Papasukin na naman ng mga security. Yan, sir, yung mga kwan ng security nyo. Kaya hindi binabantayan. Kaya ang request ko, alisin yung mga security na CDC, security ng Ayta ang ilalagay ko doon, sir. Kaya ko rin papasawurin yung akin mga security ng Ayta. Nang mapangalagaan namin husto. Yes, sir. Yan po ang pinaisa sa plano ko yan. Ngayon, sir, tumuloy yung loader. Bako ba? Tumapat po ako doon sa security. Ano ba yung kako? Aywan ko po. Anong iwang trantado ka pala eh, kako? Pagkatapos, pag mga Ayta. Pakialis po sa record. Sir, hindi, sir. Relax lang po, tatay. Minura ko kasi talaga. Sir, minura ko po talaga. Promise, sir. Kasi, pag Ayta, ang magdaan ng kahit ilan na bakal, harangin nila. Alalaki, sir, na mayayaman na andyan. Tama nga yung sinabi ng aming tribal leaders, isang chieftain. Hindi nakikita pag-abot sa mga mayayaman, pero pag-abot sa Ayta, sir. Pero ngayon, sir, ito ang isang hiling ko. Talagang ako ang maglagay na security doon sa amin ancestral domain na mapangalagaan po namin usto at pati yung bentahan, bilihan na yan. Pinaramis ko, sir, sa akin mga nasasakupan na babalik sa inyo ang inyong lupa. Sabi ko sa kanila, sir. Ngayon, yun nga, kami na yung mag-secure doon, kaya pinapakiusap ko na sa CDC, tanggalin na po nila yung mga security nila doon. Kasi lalong dumarami yung mga building sa kabundukan dahil andyan papasok na yung mga mayayaman na mayayaman. Ay siyempre alanganin, sir, yung mga Ayta, lalo-lalo mga general, major, kapitan.
Mga politiko andun na, sir. Siyempre, alanganin kami. Kaya sabi ko nga, nakakapagtaka, andyan ang security ng CDC, nakakapagpapasok itong mga mayayaman na ito. Yan lang, sir. Sige po, Secretary. Mr. Chair, suggestion, wish forward, kasama sa meeting. Hold your breath, mag-meeting kayo, pag-usapan yung checkpoint na yan. Pag-usapan ng checkpoint na yan. Tapos, ideally, may component dapat ng katutubo. Kasi nasa ano niya, nasa karapatan, nasa rights to ancestral domain, yung preventing the entry of migrants, one of the specific rights. So, pag-usapan, suggestion ko, para ang katutubo hindi malaki rin sa alanganin, kasama naman ang NCIP, we have to discuss that, yung tungkol sa, yes, sir, sir, ano yata siyang sabihin. Nandito po sa, sige ba? Dito po sa, kasunduan sa GMA, pangasiwaan at pigilan ng pagpasok sa lugar ng sakop ng kasunduan na ito ang mga nagnanais na manirahan at mag-okupa ng lugar na hindi benepisyaryo dito. Ito po ay obligasyon ng Tribong Ayta. Ayan po, napakaliwanag ng inyong obligasyon dito. Tama yan, sir. Pero bakit ang gwardiya ninyo ang nagbabantay? Dapat hindi ho papasok yung material kung walang lupa. Ngayon, sabihin, bakit ang checkpoint? Matatayo yung building kung walang lupa? Sino ang nagbenta ng lupa? Dahil lang po, mga kapatid. Kanina, okay na tayo. Ah. Opo, relax lang po, yes, sir. Secretary. Opo. Maganda yung nasa, nakasulat pala yung unang pirmahan ninyo kahit wala kayong lawyer. Pero ang ibig kong sabihin, dapat yan inaksyonan na dahil sila pala nakasulat dyan na sila magbabantay, sila ang ilagay doon sa checkpoint. Yes, sir. At dapat nga ang gagastos doon ay CDC. Of course, that's one story. Another story yung bakit natayuan yung lupa. That's one story na natayuan ng lupa. That's one story bakit nakapasok. So, sir, ang suggestion ko na lang, na, Mr. Rivera, sir, na tama yun. Yun siguro ang balikan nyo sa next meeting. Tama yung sinabi ni sir na nagkaayos na tayo, pero pinabayaan kasi tayo magkwento ng mga nakaraan. So, parang agree na rin ako para huwag nang tumagal. I think nakuha natin yung environment na gusto ninyo, hindi ba? Yung environment na nakuha nyo dahil sa sinabi ng CDC at saka yung paninindigan nating mahal na senador, na actually, sir, may plano kami. Lahat na burning issue sa Pilipinas, isasubmit po namin sa iyo. Opo, 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 opo. Atin po yung tutugunan, Sekretaryo. Salamat, sir. So, okay na siguro tayo, sir. Di ba, mga kapatid ko? Oh. Opo, meron pa naman po tayong susunod na meeting. Ang gusto lang po natin, huwag na po tayong humugot doon sa dulo, ha? Kasi nagkasagutan na naman, bumalik na naman tayo doon sa lumang JMA. Ano na po yun? Nagkasundo na tayo na mag-uusap. Doon na lang po tayo magmula. Ngayon po kasi buo na kayo. Handa na po sila makipag-usap sa inyo. Nandyan pa yung NCIP. Parang sinabi ko na kanina to. Naulit lang. Kaya sa susunod po, mag-usap-usap tayo. Wala na po ba for closing? Sige po. Sir Chairman, yun nga ang tinatanong ko sana kanina. If with the consent, Sir Chair, in consent nyo, kami na NCIP ang magpatawag ng meeting para magsalubong sila. Ang tinatanong ko, yun po sa GDC ba o basta ordinary na meeting para lang maayos natin. Yung kasing GDC, yan ay sanction ng GMA. Ang feel ko, kung GDC ang tawagin natin, ibig sabihin, nag-consent tayo sa GMA. Or kung hindi, basta mag-meeting na lang kami, sir, para masalubong lahat ng sinasabi ni Chairman. Yung mga issues, para pagdating nyo, sir, madali na lang na i-trace out natin. Kami na lang sa NCIP Region 3 ang magpatawag ng meeting, sir, para mas formal. Mahal naming Senador, yung pong JDC meeting na ipapatawag, the meeting that will be called by the NCIP should be in accordance with the GMA. So, JDC meeting siya. Unless na revoke na o na-amendahan na, na wala ng JMA, wala ng ano. Yung pa rin nasusundin natin. Yung JMA natin ang susundin natin. Attorney. Opo.
Actually, yun ang kinaklaro ko para at least alam namin yung basis ng pagtawag ng kwan. So, kung sabi ng CDC is GMA, then that would be our basis. Sige po. Although basta ang sa community maliwanag, sinasabi nilang subject ng amendment yung GMA para mas maliwanag. Kanina naman po, maganda yung sinabi ng CDC, amendment o palitan. Okay sila eh. Palagay po, maganda na pong ano po yun, Secretary. Magandang pag-abante na yon mga tatay. Nako, nagsitanda na kayo kasi kasama na kapatid ko, kasama ng kapatid ko itong mga ito, ni Kay Royet. Opo, medyo nagkaedad na tayo lahat. Kaya sana matapos na yung problema na ito. Attorney, wala na po kayong panghuling salita? Isasarado na po natin. Sir, hindi ka nagsalita, baka matuyo yung ano. Magandang hapon po ating mahal na Senador Robin Padilla. Sa ngayon po, ang gusto lang po namin, closing remarks lang po, sana po dahil sa Senate inquiry na ito, magkaroon na ng pagkakaisa ang tatlong panig at malinaw na ang mga hindi pagkakaintindihan na bunga ng GMA. So yun po, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat, sa NCIP, sa CDC, at sa inyo po, aming mahal na Senador, at pinagbigyan nyo kami, pinaunlakan nyo kami. Malaking bagay po ito dahil simula po nung pagkapirma ng GMA, kumakatok na ho kami. Ngunit wala akong pumapansin. Ito pong kauna-una ang pagkakataon na pinansin ng Senado ang problema ng mga katutubong Tribong Ayta. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po. Balita ako, pro bono pala kayo. Pasensya na po kung ako'y nagmamalabis sa mga hirit ko. Ha? Pasensya na po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang dapat palakpakan. Bilang panghuling salita po, Secretary. Sir, request lang ako ng photo ops para ibigay yung prim sa iyo. At yung isang prim ibigay ko sa CDC, kasama sila. Yun lang po. Bilang panghuling salita po, nasabi po sa 1987 Constitution, Section 22, Article 2, kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Section 5, Article 12, dapat pangalagaan ng Estado batay sa mga tadhana ng konstitusyong ito at sa mga patakaran at mga programa sa pagpapaunlad ng bansa ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa kanilang mga minanang lupain upang matiyak ang kanilang kagalingan, ekonomiko, panlipunan at pangkultura. Kaya po yung sinasabi kanina ni Attorney Valenciano at ni Secretary Allen Capuyan, yung mga papasok na sinabi po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na papasok dyan sa inyong ancestral domain, dapat lang po na kayo ay makinabang. Maraming salamat po at dyan po muna natin sinususpindi ang pagdinig na to. Maraming salamat po.